It is a Saturday night at pag-usapan po natin ngayon itong pinaka-recent po na interview at pinaka-recent mo na statement nito ni Naoya Inoue regarding his fight with Marlon Tapales. At dito po sa interview na ito, napapanood din po natin dito, we'll discuss about some of the things, some of the vital things that he said. No? Meron po siya mga importante po na binigay sa atin na hint dito po sa kanyang laban. At meron tayong dito nakita, nakita natin dito, meron tayong hit na nakita na natao lang itong monster na ito. Pag-usapan po natin yan at pag-usapan din natin kung ano ba yung pinaka-kinakatakutan po ng The Monster Naoya Inoue. The thing that scared Naoya Inoue the most. At ito pong statement na ito ay hindi po ito katang-isip. Talagang sasabihin ko po sa inyo kung ano yan. Ano? At hindi po ako dito sasabi lang. Hindi ako magkukwento lang. Hindi ako magbibigay ng opinion lang. Talagang po ito ay valid. No? Ito po ay valid yung sa sinasabi ko dito na may kinakatakutan po itong si Naoya Inoue sa laban niya po kay Marlon Tapales. Okay? So, sasabihin ko po kung ano yan at ating pong hihimayin kung ano ba yung sinasabi ko. Okay? So, kung handa ka na po, ay tayo po ay magkwentuhan na. Maghanda na kayo at here comes the boom boom pow. Mag-intro lang tayo ng less than a minute. Please share, like, comment at ulitin ko lang po ulit yung ano ko ha, yung aking statement. We're gonna find out kung ano yung kinakatakutan ni Naoya Inoue. Opinions expressed on this content is for entertainment only. The individual views of the guests and the comments by fans are their own and does not reflect the channel's and the owner's opinion. We respect everyone's opinions and comments, however we ask everyone to be respectful, understanding to each other. Let's have a healthy and fun conversation to promote the sports we all love. This video is copyrighted to Powcast Sports. If you wish to use part of this content, you may do so by getting less than a minute footage and following the fair usage policy guidelines. If you wish to advertise or be part of the show as a guest or would like to collaborate, please send an email to inquiry@powcast.net. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Okay, and good evening po, good evening. nandito na naman tayo, we're back live again. Actually, medyo nakatulog ako. So baka may muta-muta pa ako. Shoutout muna tayo syempre bago po natin simulan nito. Shoutout muna po tayo sa ating mga kaibigan, sa mga nanonood po nito. Shoutout po kayo sa inyo lahat. Good evening po. At sana po kayo po ay nasa magandang kalagayan. At ulitin ko lang po ulit ha, kahit na parang ang mga tao ay kumbaga napapaisip dun sa nakita nila dito kay Naoya Inoue, Marlon Tapales pa rin tayo. 101% Marlon Tapales. Dahil dyan, paparemind ko lang uli, tuloy pa po yung aking sagot ko kayo sa post na nyo kayo Marlon Tapales. Kung sakaling interesado kayo, actually, medyo meron pa tayong budget. Actually, dodoblehin ko sa mga makikakinig dito ngayon. Yung mga nakakakinig lang po dito ngayon, yung hindi pa po nakaregister sa Arena Plus, if you send me a message, if you register through my link, hindi lang 100 na ibabalik sa inyo, 200 na. Ganyan po ako kakomitted, ano?
Or kung kayo naman may pera at gusto nyo lang talaga mag-register, scan nyo lang po yan. Or message pa rin kayo sa akin, or just scan this one. Yan, yan po yung ating Arena Plus. Salamat po sa Arena Plus for always supporting Pauka Sports. Ay, nako, sarap-sarap talaga ng exciting na exciting tayo dito dahil sobrang malapit na yung laban, December 26. Speaking of laban, tadali ah. Actually bago po yung laban ni ni Marlon Tapales, meron pong laban sa Pilipinas na napakaganda rin and in the super bantamweight division. At siguro in the future ay posible rin pong makalaban ni Naoya Inoue, no? Or baka si Marlon Tapales kasi po meron pong super bantamweight na lalaban. Pag-uusapan din po natin ng konti yan, ipapakita ko po sa inyo. Gusto niyo bang malaman ng agad kung sino ba yung ibig sabihin ko dyan? Sino ba yung sinasabi ko dyan? Meron po kasing matinding laban sa December 18. Monday po yung December 18. So, sa mga taga Manila or taga Paranaque po, iniimbitahan ko po kayo sa December 18 po. Meron po pa-event dyan si Madam Kukoy Elorde, UKC Pro Boxing Edition, Sean Gibbons, Knuckleheads Boxing Promotion, at saka si Jim Claude Manangkil or JC Manangkil of Sandman, and Manny Pacquiao Promotions, and match made by Inbudno de Losa. Ang event po na yan ay magaganap po sa Elorde Sports Complex. At kung sino naman po ang lumapit sa akin dyan, at ako na rin, dito, ano, kaliwaan, abot ko sa inyo. Kasi gusto ko yung nakikita ko yung binibigyan ko ng pere. So, mapapalaban, tandali, napausa ko yung mapapalaban po dyan, si Esnet Domingo versus Michael Bravo, Carl Hemes Martin versus Shaiwan Buat Kratok, si John John Estrada po ay makakalaban po si John Jimeno, Presco Kirkosha, Alvin Medura ang kalaban, Mike Plania versus Daniel Nicolas, Arnel Bakunahi versus JR Magbuo, Mark John Yap versus Monico Laurente, Enrique Magsalin versus Virgilio Silvano, Gabriel Santissima versus RJ Recto, Melvin Manangkil versus Royder Lloyd Bourbon, Christian Gagarin versus Zylo Duyogan, David Santissima versus Gabriel Bahada, at Kyoto Nurukami versus Christian Tiburon. Yan po yung mga laban na magaganap. Ang marami-rami ito. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fights. At ang sabi pa sa akin ng source ko, baka daw 16 pa ang lumaban bukas ng umaga. So press 1 muna tayo para makita na. Labas ko nga dito yung mga comment. Shoutout muna tayo dyan. Tingnan ko muna yung audio ko rin. Press 1 po kung okay po yung aking audio. Okay, okay. Ang daming na-filter pala sa YouTube, oh. Okay. Alright, magbasa muna tayo ng ating comment. Maganda kasi pag maganda yung ating audio. Bago natin pag-usapan ang ating ampakay natin ngayong gabi, which is ano po ba yung kinakatakutan nito ni Naoya Inoue. May kinakatakutan pala itong si Naoya Inoue. Ano kaya yung kinakatakutan na yan? Pag-usapan natin yung kinakatakutan na yan, ha? Pero bago yan, mag-comment muna kayo para bago tayo magsimula, atin pong mapag-usapan kung ano ba yan. Kung ano po ba yung bagay na yan na kinakatakutan, ha? Yan, get lost with John. Good evening sa'yo. Let's go. Emmanuel Pacquiao Iyakin. Ano ba yan? Discard it all. Ay, yung shoutouts po. Shoutout boss from Mandaluyong Correctional. Aba, teka, may nanonood sa loob. Actually, nothing scares Inoue facing Tapas. Skill-wise, this is easy fight for Inoue. Easy payday. Man, villain, weba, alipala. Meron po. At ako po ay hindi nagbibiro dito sa sinasabi ko nito. Meron talaga akong bagay na sasabihin sa inyo na si Inoue mismo inamin na kinakatakutan niya. Pwede niyo akong sabihin na fake news dito kung hindi po ito totoo. Pero kung gusto mo malaman, dyan lang po kayo, no? At actually, tonight, siguro it'd be interesting if
magpa-Gcash ba tayo ngayon? Pa-comment nga ng marami. Pag maraming nag-comment ng Gcash, pa-Gcash ako. Pero meron po talagang kinakatakutan. Watching from Japan, what's up? Ito yung mga sa Japan. Meron ba kayong idea dito sa aking title? Kasi ang title ko, Pinakatakot si Inoue dito. What scares Inoue the most? At ito po ay totoong statement po ito, ha? Hindi po ako nagbibiro pag sinabi ko meron talagang kinakatakutan itong si Naoya Inoue. Meron talaga eh. Hindi po yan pagbibiro. Sir Pao, gulat ata kami sa sinabi mong may kinakatakutan. Sasabihin ko sa inyo mamaya-maya. Na mamaya-maya po ng konti, no? Laban po ni ano, ha? Laban po ni Wonder Boy sa Lunes, at magkakalaman na kung ban ba talaga si Pao Salud diyan o ban talaga si Pao Salud, sabi nung isang gatong. salamat po. 3 to 6 lang abuton po, Sir Pao. Inoue scared me. Niyaga. Seryoso ako dito, ha. Please comment po kung ano sa tingin nyo. Papahulaan ko muna sa inyo kung ano ba yung pinagsasabi nito ni Pao na takot itong si Inoue dito sa bagay na ito. At baka naman meron ng ano, ha, meron pong hindi naman makaintindi dito, no? Baka merong hindi makaintindi, sasabihin ko, eh takot daw si Inoue kay Marlon Tapales. Hindi po yan ang sinasabi ko, ha. Nakasulat nga, what scared na Oya Inoue the most versus Marlon Tapales? No? Christian Borneo, may kaba talaga ang channel ni SB. Sa Japanese culture, ang kinakatakutan ng monster ay Hanya Mask. Kaya nung unang panahon, nagsasabit sila sa ilabas ng kanilang bahay para di makalapit ng monster. Takot lang si Inoue sa Vada. Huwag nyo pag-usapan natin. Takot si Inoue kay... Hindi, i-comment nyo po. I-comment nyo po. Pag-usapan natin yan ng maayos. Hindi pa ako nagbibiro dito, ha. Share muna tayo, share. At wag niyo po kalimutan yung ano, yung lugar ninyo, yung mga shoutout para mabasa. Mas takot ang diska. Kaya talaga kaya lagi ako masaya pag topic ko boxing at saka. Ngayon ano, agree ba kayo sa akin? Siguro magta-topic na ako sang araw, Marlon Tapales na ang pinakasikat ngayon, talagang pinag-uusapan ngayon dahil nga po sa laban niya dito. At sino po dito ulit, tanongin ko, ha, sino po dito yung naniniwala na hindi mananalo si Marlon Tapales? Kasi ang dami niyan eh. Ha? Kung may discard ito sa corner Tapales, hindi matatalo. Di niya kayang ginawa ni Manny Pac mapag-akyat ng tibang. Sir Pa, what oras Philippines start ng... ang bilis ng ano, hindi ko nabasa. Mamaya ka na mag-COVID, Joe Louis eh. Sinisira mo yung diskarte ko, pinapahaba ko pa eh. Yung mga talagang marunong umintindi. Yan. Pero ito, sasabihin ko naman sa inyo naman. 299 na po tayo, ha, sa mga nanonood po dyan. Salamat po sa mga comment ninyo. Na-appreciate ko po yan. At niraramdam ko pa yung boses ko eh. Kung okay naman. Ayan, masaya-masaya ako sa mga comment ninyo. Tandali, double check yung aking audio. If it's alright, if it's okay. Good evening, idol. Pa-shout out naman sa Buanga City. Para sa akin, idol, sa ring na lang sila nila. Bilis. Bilis, ha? Okay, okay. Now you understand. Ako, Boss Pao, naniniwala ako na hindi mo nanalo si Tapales. Master, real talk yan. Sir, sino po yung mga 100% naniniwala na hindi mananalo po si si Marlon Tapales? Paki-comment nga po kung sino po yung mga hindi po naniniwala. Ilagay nyo dyan, talo si Tapales. Sige, okay. Ilagay nyo po dyan. Gusto ko pong matandaan yung mga pangalan ninyo eh. Malay nyo, magkaroon kayo ng balato sa akin. May chance manalo si Tapales pero lamang talaga si Inoue eh. Yep, agree. Is this a short live pa? Medyo mahaba-haba ito ngayon. Paggabi tayo talaga. Pusta na kayo Tapales. Nakita ko yung disease nila. Anticipated nila ang gagawin ni Inoue. Yan. For drapa. No? Sabi ko nga dito for drapa. Sagot ko na. No? Pag nakita nyo ako sa labas, sabihin nyo Tapales kayo. Ay, sagot ko ipusta nyo. Abutan ko kayo ng, 100 o 200. Pag napanood nyo to, 200 hingin nyo sa akin. Nagbibiro. Di ako nagbibiro, guys. Ganyan ako kumpiyansa. Sino po dito? Ngayon, ayaw nyo lumabas. Ha? Labas kayo dyan.
Ah, pag matalo ba si Tapales, ang nasa paligid niya ay kay Langan palitan ko din niya, kaya muna ipanawagan pa. Oh. Hindi po, hindi naman. Hindi ko papanawagan 'yan. Ako'y nananawagan lamang ng ganyan eh dahil ako'y nakakita na hindi maganda sa aking opinion po. No, pero dito naman hindi naman kailangan kagad palitan. Yung argument na ganyan parang hindi naman yata maganda, parang automatic hindi maganda pinakita ano, tagalin kagad isang beses. Eh, iba naman sitwasyon 'yon. Iba-iba sitwasyon, iba-iba po yung ginagawa. Okay? Gusto ko lang sana sabihan yung mga hindi po naniniwala kay Marlon Tapales na kung sakali po manalo si Marlon Tapales, ha, huwag kayo makikipag-celebrate sa amin. Ha, huwag kayo makikipinoy pride. Ha, huwag niyong congratulate. Ha, joke lang. Baka naman pag nanalo si Tapales, eh, uy, ang galing-galing ni Tapales. Naniniwala ako dyan 100% since day one. Bahag, since day one. Baukas, cover mo ba yung Bam Rodriguez fight? I mean, mag-commentary ka? Bukas, nako, baka po hindi po ako mag-live bukas eh kasi mayroon akong plano bukas. Hindi ko muna sasabihin sa inyo. Ah. Salamat. Hindi, yung mga ano na, nagsasabi na nga ako sa inyo guys. Ang kukulit nyo eh. Pero hintayin nyo lang, sa dami po kasi na nagme-message sa akin, hindi ko po masasagot lahat. So, i-message nyo ako dito. Sa official Facebook page po ng Pauka Sports at meron po diyang ano autoresponder, ano lang yung piliin niyo lang doon yung Marlon Tapales bonus at ako na yung bahala sa inyo. I mean, seryoso po yan, ha? Or kung hindi naman, eh, just scan this one at para diretso na kayo sa Arena Plus kung gusto niyo ng sariling sikap. Eh, kung mayaman naman kayo, okay na yan. Live ba Wonder Boy sa Elorde TV po, ipapalabas yung Wonder Boy sa Elorde TV po ipapalabas. Sir Pao, bakit nawala YouTube? Hindi ko alam niya. YouTube niya yan eh. Para recover naman siguro yan. Sir Pao, shout out po from Pandacan, Manila. Pwedeng manalo sa Tapales. Okay. Simulan na siguro natin. Press 1 kung gusto niyo na malaman kung ano po ba yung kinakatakutan. Ano po ba ang kinakatakutan ni Naoya Inoue dito sa laban niya? Meron po ba? Sino po ang nagsasabi dito na ako po ay hindi po nagsasabi ng totoo at walang kinakatakutan ng monster? Sino po? Sige, comment nyo ko ba kung sa tingin yung fake news ito o totoo ang sinasabi ko? You know? Kung ang sinasabi ko po ba ay pawang katotohanan? Sabi nga nila, no? Paw ang katotohanan. Ha? ano po ba sa tingin nyo? Ako po ba ay nagsasabi ng totoo? O ako po ay hindi at niloloko ko lang kayo? Ano sa tingin nyo, guys? Sige po, wala pong problema ang cake news daw sa my birthday. Sir Pao, manalo yan si Tapales. Sino po ang hindi naniniwala na nagsasabi ako dito ng totoo na may kinakatakutan itong si Marlon Tapales, si Naoya Inoue? Meron po ba? Wala, wala, lahat kayo naniniwala. okay, so ganito po gagawin natin, ha. Pakita ko po sa inyo, hihimayin po natin courtesy po of the video po of Top Rank Boxing, no? Kasi yung Top Rank Boxing po, si Lolo Bob po ang nagpo-promote po nitong laban na ito. So tanggalin ko muna yung mga comment ninyo dyan para makita po natin. At ito po ay seryosong usapan po ito, ha. Hindi po ako nagbibiro basta-basta dito pag sinabi kong may kinakatakutan talaga ito pong monster ng Japan. Okay, pe-play ko to ng konti. Tingnan natin, ha, kung ito po yung ano, yung video po ni Top Rank. Ano natin ng konti, baka ma-copyright tayo eh. Sandali, ah. Ipo-post ko, forward ko ng konti dito. Ito. So, nagsalita siya dito. So, maganda kung makita yung ano eh. Makita yan. Ayun, nakasulat dito, ha? Okay. So, ito po, ha? Para maliwanag po sa inyo na sabihin nyo naman niloko kayo. So, naririnig po ba? Okay, on December 26th. I'm extremely motivated, sabi ni, ano, ni Inoue. No matter how highly I motivated I am in a fight, my effort was never let me down. So I want to believe in myself and go for it.
So medyo generic po yung kanyang ano no, yung kanyang pagsagot dito regarding Marlon Tapales, pero well, parang ano ang dating, hindi niya talaga ina-underestimate si ano. Hindi niya po ina-underestimate ito pong si si Marlon Tapales, which is good. Okay? So next natin. In terms of KO, I will go with the flow of the fight. And I'll explore the fight as go on, as it goes on. Okay? So ang sabi niya dito, kasi malamang tinanong siya tungkol sa knockout, kung siguro tinanong siya ina-knockout mo ba si si Marlon Tapales. Siguro sabi niya ano eh, depende, pag-aaralan niya muna, I'll explore. And pero ang pinaka-goal niya dito ay manalo po ng kumbaga convincingly. When I say convincingly, yung talagang malinis na panalo po. Yun po yung kanyang sinabi. Okay? Medyo hindi lang siguro na-translate po ng maayos yan. Okay, let's move on to the next thing na sinabi po dito ha, para maliwanag na maliwanag ang ating usapan. Ito naman. So one thing I want to do is imagine winning decisively. Nakasulat na yan sa subtitle ha. Okay, so let's play. Okay. So this is it. What scares me, eto na. Eto na po yung pinaka hinihintay nyo. Ako po, hindi po ako magbabalita nang wala akong basihan, no? At wala akong pinaghuhugutan. Ito po yung pinaghuhugutan ko dito at talagang pag-uusapan natin ito, dahil nakasulat po dito, sinabi na mismo niya sa interview mismo at tinranslate po ng Top Rank. Hindi naman, kung sabihin natin mali yung ano po ng Top Rank, no? Sabihin na natin, mali kasi yung ano ng Top Rank eh. Hindi naman yan talaga yung gustong ibig sabihin niya. Ay, yan pa rin po yung ating pag-uusapan. Kasi yan po yung nakasulat dito sa subtitle eh. What scares me the most is... So, sila po mismo nagsabi niyan. So, ano ba yung kinakatakutan? Ano ba yung sinasabi ko? Ito na po yon, ha? Ito po yung sinasabi ko na kinakatakutan, pinaka kinakatakutan po ni Naoya Inoue dito sa laban na ito. May nakakahula na pa, may nagsulat diyan ano orbital bone. Ano ba talaga? Ito po ha, ipi-play natin. Ang pinaka kinakatakutan ni Naoya Inoue. Sabi niya dito, no? People around me think it will be an easy fight. This makes sense. This is actually a good thing. Ito yung ano, no? Ito yung sinasabi ko na maganda na nangyari, na actually I give kudos to Naoya Inoue. Kilala niyo naman tayo. We will give fair shake, no? Kung may package siyang sinabi, magbigay tayo ng opinion pag may maganda siyang sinabi, pero this is actually a good thing sa sinabi ni Naoya Inoue, which is may kinakatakutan siya, pero dahil kinakatakutan niya, this scared as well tayo mga fans ni Marlon Tapales. Medyo nakakatakot din ito, dahil ibig sabihin nito, he's not putting any inch of kumbaga hindi siya nagpapabanjing-banjing dito, siya ay focus dito po sa laban ito, no? Ayan po yung sinabi niya dito mismo, no? What scares me the most? People around me think that it will be an easy fight. 'Di ba? People around me think that this will be an easy fight. So let's continue with this one. So ibig sabihin, yung mga tao sa paligid niya, tige na, for this fight I'm dealing with different training regimen. So ito yung maganda dito. Although siguro hindi maganda para sa mga nasa kapaligid sa kanya. Pero kasi yung nasa paligid daw sa kanya, ini-imagine na hindi, easy fight lang itong laban na ito. And in a way, baka in a way, no? Baka itong mga trainers sa kapaligid niya, inaano lang siya, pinapa-easy work lang.
baka pinapa-easy work lang siya. You know, sinasabi niya, yun yung translation ko po dito sa sinabi po ni Naoya Inoue. Kasi ito muna, ibabalik ko ulit ha. Sabi niya dito sa statement na to, what scares me the most? Ayan, nakasulat naman dyan sa subtitle eh, di ba? What scares me the most is... Yan. People around me think it will be an easy fight. Not just the people around him. Like, a lot of people are not just around him, pati dito sa Pilipinas eh. Pati dito sa Pilipinas, marami po sa atin na tingin easy fight ito. Pero si Naoya Inoue mismo, tingin niya hindi po ito easy fight. So that's the good thing dito kay Naoya Inoue, that he is not underestimating itong si Marlon Tapales, which he should not. Kasi baka magulat siya ni Marlon Tapales. So for that, sasaludo ako dito kay Naoya Inoue. Buti na lang, hindi siya kasi mayroon yung kalabang. Kung hindi, sabihin, kampi na ako kay Naoya Inoue. Mga fans naman kasi, hintayin niyo po. We give fair shake to everyone. You know, if it recognized, if it's, kumbaga, kung kailangan bigyan ng bulaklak, bigyan natin ng bulaklak at saludo, no? So, ayan na. Ito na si Naoya Inoue, no? Sabi ni Naoya Inoue, hello Filipino fans, are you excited to our fight against... to your fellow Filipino man Marlon Tapales. Yan. Di ba? yan pag-uusapan natin, Michelle. There are good things po na sasabihin ko sa inyo na isa-isahin natin dito, at isa na yung black eye. So, kung hindi niyo po napansin, may black eye po itong si Naoya Inoue. Eh fast forward natin. Ito. Sana makita yung black. Ayan po. Kung titingnan niyo, meron po siyang black eye dito. Probably from a sparring. Ibig sabihin, nasusugatan, nasasaktan, at natatamaan din po ang isang monster. This is a good sign actually, na ma-block ayan siya ng ganyan. Kung may block ayan na ganyan, ito si Naoya Inoue. Ibig sabihin, sa sparring, dahan-dahan pa yan. Ibig sabihin, sa totoong laban, pwede rin po siya makakuha ng block eye. No? Monster can be hurt. Iyan lang naman ang ibig sabihin natin. Monster can also be hurt. No? Monster, yes, they're scary, but they can also be hurt. Okay? Let's look, move forward a little bit further on ano bang nangyari pa dito. Yan. Making adjustments now and building up an image in my mind of myself as a boxer who is dexterous and can do anything. Maganda naman nun. Mga sparring partners daw niya from Mexico, no? Dinala pa nila. Parang nga si Marlon Tapales, yung mga sparring niya, no? All four were great fighters, no? Ang makalaban po si Naoya Inoue, talagang napakalaking bagay na. So, meron pa akong isang gustong sabihin dito, ha, na kinakatakutin din niya. Kanina, ginawa ko na to ng opinion. Hunters against Tapales. We had a very good training session and we have made it to this point. However, I'm still afraid of having the feeling that Tapales take a shot at me. So, takot din siya na baka matamaan siya ni Tapales. No, marami pa po ito. And we'll talk more in details dito sa video na ito mamaya-maya. But yun po yung kasagutan na sinabi ko sa inyo, na ito pong si Inoue may kinakatakutan din, no? Dalawa po yan, no? Dalawang bagay minensyon ko na kinakatakutan niya, no? Unang-una, takot siya dahil mukhang yung mga nakapaligid sa kanyang tao ay ina-underestimate po itong Filipino boxer. No, that scares him the most. The other one is he's also so afraid na baka siya ang matamaan. No? Yun po ay katotohanan. We're not saying na takot siya dun sa fighter, but this is a recognition of what's truly happening. Kasi po, miski dito sa Pilipinas, sobrang daming mga Pilipino mismo, kapwa na nga natin Pilipino,
ay parang walang katiwa-tiwala dito kay Marlon Tapales at tila parang sinasabi nila easy work talaga. So, yun po, maliwanag naman po yung aking explanation po tungkol dito, no? Na sinasabi ni Naoya Inoue. At si Naoya Inoue may black eye po. May black eye dun sa training session na yun. Ano po ba ang ibig sabihin ng black eye na yan? Ha, ano po ba? Bakit po ba may black eye? Ibig sabihin, ito pong monster na ito ay tinatablan din. Ayun, no? Kita mo yung black eye. Yan. So, that is the situation. Magbasa muna ako ng mga comment bago tayo mag-packet po. It's 10:03. Good morning sa mga umaga po. Good afternoon sa mga tanghali kung saan man kayo naroon. Meron po ba mga nanonood na tanghaling tapat? Baka meron po kasi sa taga-ibang bansa na nanonood dito ng tanghaling tapat. Ay, alam ko dito sa Pilipinas, gabi ngayon, 10:03. Pero magbasa muna tayo. And sarap ng ano, cucumber drink. Cucumber lemon. Okay! Basta tayo dito. Ito, Noni. Marlon Tapales will need more than 5 lucky punches to take the down Inoue. Well, Inoue just need to wait to land his signature body shot. Lima talaga. Pag lima po, Noni, pag limang punch, hindi na lucky yan. Yung 1 lang siguro ang lucky shot. Pag nakatama ka ng 5, hindi na lucky punch yan. Well, I know what you mean naman. Niloloko lang kita. Pero, you never know. Pag ang boksingero po ay sinalubong niya ang suntok ng isang boksingero, kahit sasabihin mo na hindi ito power puncher, eh baka sakaling may kalagyan. Di ba? Okay. Sabi dito ni, excited na ako makita ko na maraming ang magpakalbo sa December 26. Isa na ba ako dyan sa tingin mo magpapakalbo? Sa tingin mo ba magpapakalbo ako, Altea Dogomeo? Okay lang, okay lang. Sabi dito, yung akito mo na, pakiusap, pakibasa to lahat sa sabihin ko. Sige, babasahin ko. Sino ba yung nag-comment na yun? Ang bilis kasi. Teka lang, yung Akma delivers the Palace fight ay may swollen hand. Nako, si Tapas doon. Based sa interview ni Sir Nick Yonko sa Daily Tribune noong April. Yep. Discarte TV. Sige, ano ba yung sasabihin mo, Discarte TV? Ano po ba yan? Pasok na. pasok na para ma-expose ko na Christy Pervey ng boxing. Sabi ni, Jade Reyes, Pau, 88 KO rate ni Inoue. May nagsabi kasi na sa live mo noong nakarang gabi na paata na 92% yung KO ni Inoue. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Bogie ata yun. Bogie, target ni Tapales mukha ni Inoue. Ang sabi ni Inoue, si Inoue kasi malakas. Pero sabi niya magbabasa-basahin na muna niya, mag-a-adjust daw siya. And then, knockout will come. I think the same na one with Marlon Tapales. It's just that ang isip ko kasi, pag tayo po dayo, mahirap talaga manalo. Mahirap manalo. Yun lang naman, ano? Eto na, si Naoya Inoue na mismo nagsasalita, ah. Sabi ni Naoya Inoue dito, ah. Marlon Tapales is one of the toughest boxer in your country. Boxers in your country. He is the best pick in this division. I think I made the right decision, but I could probably say Casimiro lang sa klam. But teka, ibang klase ito, ah. Ibang klase, ah. Ito, medyo marami yung comment ninyo. Nakakatuwa naman si Naoya Inoue, no? Kasi meron lang sa kalam. Mas may tiwala kami kay Tapales kasi at least makakalaban na niya si Inoue. Win or lose, support lang kami kay Tapales, Sir Pop. Pero wala kaming tiwala. Ay, naghahanap po pala ako ng mag-sponsor sa akin just in case po matalo ko. Baka may barbershop na pwedeng magpa-live, no? Just to clarify, skinhead yung pustahan sa kalbuhan, di ba? Zero po, zero. So, papa-zero ko po talaga. Don't worry, guys. May isang salita ako. Hindi ako katulad ng ibang tao, ha? sugal na ito para kay Champ Tapales or Due. Dahil patay na akong patay. Okay, salamat. Ang bibilis ng comment nyo, hindi ko mabasa. Ito sabi dito ni Discarte TV.
Sir, pakiusap, pakibasa lahat ng sasabihin ko. Jason, ikaw ang dahil, nako naman, Discarte TV. Ikaw talaga. Relax lang. Let's talk about the Mexican kasparing ni Naoya Inoue. Think it's good. Kasi it's good to na Mexican ang kinuha ni Naoya. Kasi bag Pilipino, baka maanuhan siya, no? Baka sabihin, may kwento kumbaga. Kasi Pilipino kalaban niya matindi, iba eh. Pinagkukuha lahat ni Marlon Tapales yung mga Pilipino na kasparing ni Naoya Inoue. Ayan. So, salamat po. Oy, Ronel Tapales, salamat sa suporta sa kapatid ko, Sir Paus. Matik yan. Matik. 100%. Siyempre, may pag-usapan natin yan gabi-gabi para talaga namang makilala palalo. Iba naman, Paus, sinungaling ba sinabi ni SP kay Papsina 1.2 minutes sa sakyan niya? Kasi sabi ni Fake Rizzo, second hand yung 200,000 pagbili. Hindi ko po alam, di po ako nakikialam sa mga ganyan. Hanggang doon lang ako sa boxing side. Ha? Pao, shoutout naman, New Corel Davao del Norte. Salamat po. Salamat. Magandang gabi po. Gabi-gabi. Pag-usapan natin si Marlon Tapales at ating pong ipaalaala sa lahat na ito pong laban na ito ay hindi po basta-basta. Itong laban na ito ay para po sa undisputed. Nakakalungkot isipin dahil may mga Pilipino po na dihado ng ating bata, talaga namang parang nga ayaw nila eh, no? Ray Jan Jumawas, kumusta ka? Magandang gabi sa iyo, ha? Miss you, brother. Medyo pasensya na ikaw na busy na rin ako sa sobrang daming trabaho. Ganito talaga pala talaga, no? Pag gusto nating guminawa ang buhay natin, kailangan talagang trabaho tayo. Diba? But relax lang. Relax lang tayo dito. Yung mga umaaway-away po dyan, relax lang kayo dyan. Kailan ba alis ng team ni Tapales? Malalaman po natin siguro bukas or sa Lunes at sana makita natin si Sean Gibbons because Lunes po. Sino pong ano pala, taga Manila dito? May taga Manila po ba o taga Paranaque, Metro Manila? Meron po ba? Si Ray Jan Jumawas, nagtanong na ng prediction. Pag-usapan natin yan, pagpalapit ng palapit. Alam ko, naghihintay ka pa ng weigh-in para malaman yung prediction eh. Lamado po si ano, time 7 nga eh. Lamado ng sobra tong si Naoya Inoue. Sabi ni Jade Reyes, pero Marlon Tapales ako dyan ha. Pao, salute. Ito yung link sa interview ni Sir Nick Yonko and Coach Erno regarding the soul and outcome ni Tapales. Kaya pala nagbago galon de pass starting round number 4 through round number 2 na pag na-start. Ganun talaga, pag medyo malakas ka sumuntok, medyo minsan matutuguan yung kamay mo eh. Naalala ko si Donaire, ganyan din eh. May mga ganyan din. Parang si ang kausap ko, no? Si ang sama ng tingin sa akin ni Naoya Inoue eh. Inoue, why you look at me like that, ha? Ikaw na bahala to. Trilogy, yes, way in, sir, pa, pero ganda. Sana po, no? Sana po talaga magkaroon po ng malaking break dito si Marlon Tapales. Kung hindi po kayo nakaabot, ang kinakatakutan po ni Naoya Inoue ay yung mga nakapaligid sa kanya ay iniisip na itong laban na ito ay madali. Kaya ako ay saludo din dito kay Naoya Inoue dahil talagang nirerespeto niya po, no? Nirerespeto niya po, no? Ito si si Marlon Tapales. Okay, kung meron po kayong maayos na tanong, sasagutin ko po 'yan. At bago ko sagutin 'yan, syempre magpasalamat muna tayo diyan. Salamat nga pala sa Arena Plus, ang aking pong sponsor. Thank you very much for supporting us. So, sa National Basketball Association po, kung naghahanap pa kayo ng mga panood ng basketball, may football, yung boxing hindi ko pa na-check, meron kasing pay-per-view sa boxing eh. Scan nyo lang po yan and you can register. Iintayin ko po, scan nyo muna yan. Scan nyo yung QR code na yan para makapag-register po kayo sa Arena Plus. Okay? Or
If you want naman yung promo natin, yung sinabi ko, kung gusto mo sino po mag-avail ng Marlon Tapales bonus para hindi kayo kabado, pwede niyo rin po akong i-message. You can scan this one naman kung gusto niyo po akong i-message para diretso na kayo sa messenger po ng Pauka Sports. Pero kung follower naman po kayo ng Pauka Sports, you can just go ahead and visit our Pauka Sports Facebook page. Malapit na po tayo mag 1 million. Kung sakali po bang manalo si Marlon Tapales, maaari niyo po bang i-share ito lahat ng mga na hindi naniwala sa akin naman mananalo si Marlon Tapales para mag 1 million ako by the end of the year sa Facebook. Game ba? Game? Game tayo sa pustahan na yan. Kasi magpapakalbo na nga ako. Sandali ah. Magpapakalbo na nga ako eh. Sana makakatama naman si Marlon Tapales. Gandang gabi, idol. Salamat sa support ay Tapales. Siyempre, lahat naman sinusuportahan natin, bro eh. May mga Pilipino lang, may mga fans lang talaga na kumari, pagtapos ng laban nito at may nasabi tayong critics, eh Marlon, it's all about objective. It's because we want to kumbaga, para mas gumaling pa si Marlon Tapales. Ang nakakaano lang sa ibang Pilipino, huwag natin sukuan, no? Kasi ganito rin naman ako nung kay Casimero eh, di ba? Knockout niya ni Casimero, problema, siya mismo, hindi ako ah. Mga dami accounts na mga nagko-comment, dito sure ako si Boy B sa isa doon. Okay lang naman. No, wala namang problema kung mag-comment sila na mag-comment sa akin. Ano na yan eh, karapatan nila yan eh. Okay. At least walang hikas ito. Hindi na ba ako makapagbasa dito ng ano, walang hindi si Casimero tinitira nyo. Wag nyo, tigilan na natin si Casimero, boss. Yung objective lang. Ako pala, pakinggan nyo to ha. Pag itong si Jason ay hindi nagpakalbo, umoo-oo siya doon sa video niya. No, maliwanag ha. Maliwanag yan ha. Pupusto ako ng konti kay Tapales sa DraftKings Sportsbooks. Kasi laki ng kikita yung $100, kita $850. Kahit dihado okay lang. $100 lang naman. Yun lang ha. May mga magbe-message pa sa akin. Bang naghahamon, 10,000 daw sila. Kay ano, sabi ko, sige 10,000 ha. Sa ang panalo mo sa akin, 1,000 lang. Kasi ano, 1.1 lang ang ano eh. Ang ads ni Inoue. Ayaw naman pumayag. 'Di ba? Tiwala kayo diyan sa bata ninyo. Dapat ano kayo sa ads. Tingin mo Sir Pao, yung suntok ba ni Donaire nung unang laban ni Inoue ay pwedeng mas malakas kaysa sa suntok ni Tapales knowing na basag at na-opera si Inoue after this fight. It's all about timing eh. Hindi mo masasabi eh. Malakas sumuntok si Nonito Donaire. Pero at this stage of the career po of Marlon Tapales and the way he's doing his training, hindi din po natin masasabi na hindi malakas si Marlon Tapales. Malakas din po si Marlon Tapales. Ito po ay hindi pag-hype, no? At nakita naman natin pag ang tao po ay nagtitraining po na maayos, lumalakas. Di ba? Lalo lumalakas yung suntok. Naalala ko yung nagtitraining si Mark Magsayo. Di ba? Ang lakas nagtitraining sa Amerika. Yung Mayor Marshall, ito pong si General Casimero nung nag-training siya dun sa Amerika kay Memo, ang lakas, di ba? So basta po nagte-training ay talagang malakas po talaga. Lumalakas po yung suntok. Okay, basahin natin yung mga haba na comment. Gandang gabi, kaibigan. Magandang gabi po, magandang gabi po. Sabi naman dito ni Jade Reyes, tiwala ako pa kaya talaga Marlon masaktan si Inoue. Kasi may lakas si Marlon sa timbang niya ngayon. Tingnan mo yung mga nakalaban ni Inoue, hindi ganong kabibigat ang kamao. Yan, may katwiran po ito, no? Tingnan natin. Ang nangyayari kasi siya yung nag-open sa lagi eh. Kaya medyo hirap tingnan eh. Ako po ay nagpapaumanin po doon po sa mga hindi ko nababasa po kaagad na mga comment, no? Na, yun. Sabi dito, yung pinsan ko sa California 1.2 million nakaposta kay Inoue. Sabi ko, dagdagan niya para malaki naman yung kita niya. Ay, grabe. Ganun kalaki, no? Kasi, ano eh, hindi naman natin makakaila. Ang dami nagsasabi na almost sure ball na si Naoya Inoue. Eh, ngayon kinakatakutan ni Naoya Inoue na yung mga tao sa paligid niya, ganun ang tingin.
Kami as Pinoy fans, alam namin na napakadihado ni Tapales at tanggap namin yun, pero umaasa kami na manalo siya kasi maganda ang preparasyon niya. Tsaka inuwi po kalaban, mataas na level ang labanan. Yan ang talagang inaasahan natin, ano? Inaasahan ko yan. Kaya nga ako, hindi lang pera ko ang inuubos ko dito, no? Pati yung aking book. Pati yung aking book. So, please send me a message po, no? Sendan nyo ako ng message ng doble. Ilagay nyo lang, Sir Pao, doble. Doble sa Pauka Sports Facebook page official natin, 952. Tapos, yung mga followers ko po sa Facebook, baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube ko. Kasi yung YouTube ko, 567,000 pala. Alam mo kung si, itong si, eh, hindi ko nababanggitin. Basta, ano, ano naman na natin, pagpantayin naman natin yan, ano? The Japanese are one of the greatest fighters in any contact sports in the world. And they have a long history in perfecting it, and boxing is one of them. But don't forget, Filipino determination, they get you whatever it takes. The Palace is the real champion. Yan. Actually, meron po akong sinulat, ay meron po akong pinos dito sa Pauka Sports Facebook page regarding po dito kay Marlon Tapales. And ito ay medyo madrama-drama ng konti, pero pagbigyan niyo po ako, babasahin ko po at ipapakita ko po sa inyo. At maraming nag-share eh, no? At medyo makata ang dating nitong aking sinulat, ah. So medyo makata pagbigyan niyo na. So ito po, no? Ang nakasulat dito po sa sinulat ko is the the tale of the underdog. Akin pong babasahin na. Pero habang binabasa ko ito, magbibigay muna ako ng magandang background music. Okay. Maikli lang naman ito. Ay, maganda kung medyo cinematic. Wag epic. Cinematic kaya. Ito po si Marlon Tapales. This is the tale of the underdog. Marlon Tapales edition by Pau Salud. In a world where odds seems unsurmountable and beliefs is a rare commodity, emerges the story of a true underdog, Marlon Tapales. Against all expectations, he steps into the ring carrying dreams of a nation that echoes with hope and determination. They say an underdog is someone faced with seemingly impossible challenges. But it's in these moments that legends are born. Marlon Tapales embodies the spirit of perseverance, proving that even when the odds are stacked against you, the human will can defy expectations. You know, this is not just a story. It is an inspiration, a narrative where belief is forged from the crucible of doubts, and victory becomes the sweetest melody in the symphony of the underdog's triumph. All the fans, join us on December 26 as Marlon Tapales takes center stage to rewrite the Cinderella story, where belief triumphs over doubts and the underdog becomes the champion. Dare to dream and let's witness the magic unfold. Marlon Tapales, an underdog story. Wala pang palakpak dyan. Yeah, naging makata. Ayan po ay because I'm so inspired with Marlon Tapales. And hindi lang ako ma-inspired dahil mananalo siya. Na-inspired ako dahil lalaban siya. Dahil ang Pilipino ganyan po eh. Ngayon lang ako nagulat na ganito ang mga Pilipino ngayon.
na ang Pilipino ngayon tila ang dami po kasing Pilipino na tila walang wala ng pag-asa, pero hindi nila naisip na karamihan itong mga nagda-doubts na ito ay pareho sila ng istorya ni Marlon Tapales. Ito na po ah, ako'y magiging emotional ngayong gabi. Dahil emotional at dahil ako po ay nagbigay ng saludo dito kay Naoya Inoue dahil hindi niya ina-underestimate itong si Naoya Inoue. Si Marlon Tapales ay talagang saludo ako. Saludo ako dahil nire-respeto niya ang kanyang kalaban. At dahil yan, hindi naman nakakapagtaka kung talagang manalo siya. Di ba? Respect because he respect his opponent. But what's shameful, ano pong nakakaya dito, ito pong mga nakikinig at mga nagsasalita, no, na tila hindi po nila nararamdaman yung nararamdaman ni Marlon Tapales. Ang pakiramdam ko, yung mga nagsasabi ng walang pag-asa si Marlon Tapales ay mga nakakaangat ang buhay. Kayo po ba yung mga nagsasabi na hindi naniniwala kay Marlon Tapales? Siguro kayo po ay ano, mayaman. Kayo po ay lamado sa buhay. Lamang kayo sa buhay siguro, no? Siguro ganun. Siguro hindi nyo nararamdaman po na pare-parehas lang tayo. Ako, sa tingin ko kasi parang parehas kami ni Marlon eh. Nagaling po sa baba na maraming hindi naniniwala. Kasi yun po yung aking pakiramdam na ang Pilipino ay laging underdog. No? Pilipino, sa panahon pa ng mga lolo natin, ano, may mga pelikula, Himala, Filipino Blood, Pinoy Tayo. No, may mga pelikulang Fernando po na san damakbak ang kalaban pero nananalo. Again, pelikula 'yan, sasabi pelikula 'yan, sir. Di naman 'yun eh. Ang sa akin lang, guys. You know, this is history in the making. I don't care kung kanino kayo pumusta, no? Mga fans naman talaga kayo, boxing enthusiasts kayo, no problem. You know, and you say you're being real. This is the first time. No, dati hindi tayo ganyan eh. No? Hindi tayo ganyan. Talagang, sino po dito ang mayaman na lamado sa buhay? Ang alam ko kasi ang Pilipino, from rags to riches, yung puso natin, yung panlalaban natin. Kasi dun tayo lamang eh. Sa aking palagay, ano? Sa aking palagay po, no, ang mga Pilipino, gaya ko, gaya mo, lagi tayong nasa ilalim eh. Lumalaban tayo hanggang sa umangkat tayo. Yun po yung aking paniniwala. At sa aking palagay, Marlon Tapales, natatandaan ko po lahat ng mga nagko-comment dito. Pagdating ng panahon, magkakaalaman po tayo. Pag nagawa ni Marlon Tapales ito, mag-usap tayo ulit. Kung hindi man niya magawa, ganun po talaga ang buhay. Hindi po laging panalo, hindi po laging talo. Ang mahalaga, tayo po ay lumalaban. Diba? Yan. Ito si Get Lost With Jan. Tama ito sinasabi niya. Ngayon lang talaga eh. Namiss ko dati, Sir Pao, kung may laban si Pacman, nagkakaisa tayong lahat mga Pinoy. Walang krimen, walang gulo. Yun nga eh. No? First time to, hindi ko alam bakit. Hindi ko maintindihan kung bakit parang tila galit kayo kay Marlon Tapales. Ang hinihingi ko lamang sa inyo ay suporta dahil dapat doon tayo lumamang eh. Pero real talk na daw ang mga Pilipino ngayon. Alam na daw nila kung sino mananalo. No? Kaya pag dumating ang araw na ikaw po ay nasa isang kompetensya, nasa ikaw po ay nasa sitwasyon, no? Na dihado ka at sinabi mo nang sa mga kaibigan mo, suportahan mo na lang ako, at sinabi sa iyo ng kaibigan, wala, hindi mo makukuha yan. Dahil, let's be honest, real talk lang. Wala ka pa sa experience. Wala kang lakas, wala kang talino. Ano kayo mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo nun? No? And ito po, sa sinasabi ko ngayon, this is just not to actually
hindi ko po kayo kinukumbinsin na mananalo si Marlon. I'm just telling you na dapat nagkakaisa tayo para sa isang Pilipino na iaangat po ang ating bandila sa pinakamataas na kompetisyon sa boxing. Pinakamataas! Miski si Manny Pacquiao, itong laban na ito, pag nagawa ito ni Marlon Tapales, di ba? Pilipino sa pangalan pero hindi sa puso, ito ang best description sa kanila. Yun lang naman po sinasabi ko. Pero sige po, normal naman sa mundo na may kontrobida. Pag mas maganda pag may kontrobida. No? At sana po sa mga nakikinig dito, kumari may sitwasyon kayo sa inyong buhay. Ito na naman pagiging speaker ko na I want to be a motivator and I want to motivate each and everyone na hindi lang si Marlon Tapales. Then when people may, yung people hindi naniniwala sa inyo, may mga tao sa paligid niyo, kamag-anak niyo, kakilala niyo, hindi naniniwala sa inyo sa gusto niyo gawin, sa gusto niyo achieve, kailangan lang maniwala kayo sa sarili niyo. And don't be scared. Yon. So sana po sa darating pong December 26, whether ang pusta nyo ay sa kalaban o kay Marlon Tapales, eh sana yung kulay po ng ating bansa ang ating pong iaangat. No? Tingin ko Sir Pao, nagkaisa naman lahat ng Pinoy for Tapales. Teka, nambilis ng comment eh. Ito. Tingin ko, Sir Pao, nagkakaisa naman lahat ng Pilipino for the Palace. Panahon pa ni Manny Pacquiao, may mga side na comment na talaga. Iba lang ngayon kasi may YouTube na at nausaw ang vlogging. Dati kasi wala. I think so too. I think ilan-ilan lang na mga malakas pang asar. Pero sana po, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Yung mga taong ganyan. At ako naman eh, maganda naman ang kalagayan ko sa ngayon. But let's all pray. I want to offer a prayer for Marlon Tapales for the, gusto nating manalo siya. We pray for him to win. We pray for him to also be safe. And whatever God's will, yun ang mangyari. So, yun po. Let's go ahead and enjoy the moment para po sa mga Pilipino. Mag-motivational ka, Sir Pao, yung sinakop tayo ng Hapones. Tapos na po yan eh. Kaibigan na natin ng mga Hapones ngayon. No? Maraming impluensya. Alisin ang politika kung fan ka ni Casimero, supporta mo rin si Tapales. Pati iba naman sa boxing parang BBM vs. Lenny. Yun ka parang kasi ginagawa kasing ano eh. May partido. Dapat wala tayong partido. Isang partido lang tayo. Mm. Supporta. RD Boy. Lunatic Matic yan. Ang daming comment ha. Dapat kahit sa ang larangan ng proud tayo promoting Filipino. Yep. I mean, pag natalo si Marlon Tapales, pag-usapan natin yan kung talagang kung may ginawa siyang maganda, may ginawa siyang pangit. We can talk about it as objectively as possible. Sir Pao, believe me sa sinabi na upset sa boxing. Minsan ang isang boxer, pag naging overconfident dahil sa masyado na siyang malakas daw, ay biglang natatalo pala sa isang akala nila na mahina na boxer lang. Yeah, I mean, we can hope, we can certainly hope. Wala tayong Pao, salud, mas biga na si Marlon ngayon at mas may ilalaki at ilalakas pa yung suntok niya at siguradong mararamdaman ni Inui yun. kung nakatama si Tapale, siguradong may kalalagyan din si Inoue. Kung hindi nila pwedeng i-underestimate yun, si Inoue. Mismong nirerespeto si Tapales, pero sadly, karamihan ng Pinoy walang respeto kay Tapales. Yun ang nakakalungkot. Hindi mo maintindihan kung saan sila nanggagaling. Hindi mo naiintindihan kung may ginawa ba sa inyo si Marlon para ganyan ninyo. Diba? But, sabi nga nila, pagkatapos ng laban na ito, manalo man o matalo sa laban ay panalo po ito po si Marlon Tapales dahil malaking pera to. drama sa gabi lol, siyempre bros, kasama yan lahat sa buhay. Malay natin makasilat si Tapales sa basketball. Nga may kasabihan bilog ng bola eh.
manalo-matalo. Eh, sa boxing may kasabihan din tayo, bilugong ulo. Ano po ba yung mga kasabihan sa boxing? Anyway, ang gagawin ko po ay ito na ang oras para makapagpapasok po ako at makapagkwentuhan tayo, video chat. Sa mga hindi po nakaabot, ang ibig sabihin ko po doon po sa aking statement na pinakakinakatakutan po ni Naoya Inoue, eh, iyan po yung mga tao sa paligid niya na nag-underestimate po sa kanyang kalaban. Which is, because of that, I give a salute kay Naoya Inoue. So, you know, I gotta give respect for Naoya Inoue for saying that. Pero sa mga tao sa paligid niya, I hope they're doing their job. And for this one, talagang ano, itong si Violent Apalis talagang kailangan magsipag siya. Magsikap siya dahil yung mga kalaban niya is one of the best boxers in the world. Pero 100% pa rin. For me, baka some people ganun yung tingin nila, pero sa nakikita ko, real talk lang mga tao ngayon. Especially yung may alam sa baka. Kaya so sila kay Inoue. Siguro nga, sana nga po, pwede naman pong ganun lang. Larve Hurst. Pero kasi yung iba, parang iba yung ano, iba yung dating. Ang nakakapagtaka dito, nung pag nagre-real talk po tayo kay Casimero, sasabihin natin, bakit din na lang, bakit pangit daw yung sinasabi ko kay Casimero? Yung hiningal siya, napagod siya sa performance niya, wag daw ganun. Sabay, pag magpo-promote tayo, wag din ganun. So, we support everyone. Dapat wala tayong ano, wala tayong bias dyan. Frustrated yata kasi ibang Pinoy dahil yung gusto nilang ilaban kay Inoue, masakit man sabihin, pero mukhang malabo na mangyari. Dapat nga po hindi ganun eh. Kung yung real talk natin, dapat real talk sa lahat, no? Pero pag ako nagre-real talk sa ibang boxer, nagagalit kayo. Huwag po kayo magalit. Kasi hindi ko naman hate eh. Sinasabi ko lang yung point to. Sir Pao, galit yung mga basher kita pa dahil hindi yung... Yun na nga, sabi nila real talk lang daw, pero pag ako ng real talk, eh nagagalit sila. Di ba? So, yan. Okay, eto na, magpapasok na tayo ng isang kausap natin. At nakapila. Sa mga gusto pong pumasok, pwede po kayong pumasok, makipag-debate, makipag-kwentuhan. At kung anong trip nyo, basta po, ano, sports lang ha. Walang pikunan, at kung mapikon kayo, talo kayo sa akin. Alright, here we go. Una nating papasukin si Joe Luis. At ba, nagiging habit na ito ni Joe. Joe, relax na relax ha. Kumusta boss Pao? Medyo naiyak-iyak pa ako eh kanina dun sa motivation. Alam ko 'yan ng ano mo eh. Sa forma mo eh. Support ako diyan kasi yan din ako ano eh, yan din ako. Kaya ako napamotivate na bumili nito. Tsaka yeah, medyo pricey pero ay mahal yan, pare. Grabe yan, sobrang medyo mahal yan. Kaya winter eh, meron eh. Nahiya ako kay winter. Hanggang ganito lang ako eh. Mas yan, doble yata yan, times 3 presyo niyan eh. Dito. Times 3 ba? Pero ano naman na napirmahan ni ano ni fiance, so. medyo mahal yang yan ang ginagamit ng mga ano eh, ng mga malulupit sa podcast eh, yang ano na yan. Yeah. Short. Pero ang ano ko una ko talaga yung luma nito, yung 7B. Kaya lang yun yung old school. May bago pang lumabas eh. Kasi nga, di ba, audio ako, no, yung ano ko, degree ko, after military. Ayun, pumili. Kaya lang, ganun pala yung audio. Man, sunod-sunod ang ano, gastos. Kaya sabi ko, ay, binenta ko na lahat ulit. Sabi, sunod-sunod. Asya, sige, bago tayo maging technical dyan. Pero, kanina, ikaw ang bumuko sa akin kagad. Nagdadrama pa ako ng konti regarding sa kinakatakutan, eh, ikaw alam mo na eh, yung patutunguan na sinasabi ko. Pero totoo naman, sinabi mismo ni Naoya Inoue, ang pinakakinakatakutan niya. Anong interpretation mo dito sa sinabi niya na kinakatakutan niya yung mga taong nakapaligid sa kanya na iniisip na ito ay madaling laban? Sa akin lang, kasi before ko napanood yung, sabi ko nga, nagtataka ako, sabi ko, ba't ganun yung mga Pinoy na nagko-comment kayo dun sa ano? Sabi, dapat alam na nila yan. Kasi kung talagang nakaano ka, sa top rank, public naman yan eh. Di ba? Ewan ko, hindi ko alam. Pero before that, ang napanood ko, ewan ko kung fake news o ano, napatumba daw si Inoue.
yung translation daw nung sabi nila lima daw na ano sabi limang beses na patumba at the same time sa ay narinig ko yung sabi nung ano nung trainer ni Inoue. Yeah, pinalaban namin siya sa Mexican fighters to gain his confidence. Mm. But at the same time, not just to gain his confidence na delusional na lang siya, fantasy land. Na to the point na level-headed pa rin siya na yun nga, na meron pa rin siyang fear pero hindi dun sa kalaban niya. Fear na dun sa around na ano niya, nabibigyan siya ng delusional at fantasy na ano siya, Superman siya na hindi siya, the monster siya. Mm. Baka nga actually, inaano niya rin yun na the monster ako, ganito na hindi niya iniisip yun lagi. He has to be focused. Kaya nun, lalo ako natakot na makakalbo talaga si itong mga to. Ako na, sabi mo na ako. Focus talaga eh, di ba? Sabi mo nga, boss, ano sabi niya? Parang, medyo ano yung sagot ni Inoue ah. Parang, ano, basa. Maganda. Pero, ang ano ko doon, interpretasyon ko doon, parang, ano, Clippers ako, parang Kawhi Leonard na, parang robot na yung monster na, talagang, focus, laser focus. Kaya lalo akong natakot na sa akin, gusto ko talaga manalo Pinoy. I want to have an upset na hindi pa na ano nga ni Senator Manny Pacquiao na unified, di ba? Apat na belt. So, I mean, si Senator Pacquiao naman nag-jump from division to division eh. That's a different thing. Pero ngayon, sana talaga manalo din. Pero parang, oh man. Dati, 60-40 ako ngayon, naging 80-20 na. Okay. Paano kayo? I mean, makakalbo na talaga. I understand kung saan ka nanggagaling kasi ang ganda naman talaga ng sagot niya, ang ganda na pinakita niya. And the interpretation is talagang is not underestimating Marlon Tapales. Pati yung black eye nung nakita ko, sabi ko, baka nga talaga napabaksak si Inoue ng limang beses. Kasi sinabi ng vlogger na he doesn't know the interpretation. Ito yung sinabi nung news na hapon kasi pag ano eh. Baka napabaksak ni Inoue yung na 5 times. O si Inoue, baka ganun. Yun ang sinabi nung vlogger. Medyo may pagka-clickbait din eh. Pero, ano yan bro, you can look at it 2 ways. One, natatamaan din si Inoue, nagkakablock ID ng monster. Two, totoo. That means work hard talaga siya sa kanyang sparring. Talagang, ano, hindi siya inurungan, talagang binigyan siya ng magandang laban sa sparring. Which means, matindi ang pinagdadaanan niya rin sa training. Kung magka-block ay ka ng ganyan sa training, ibig sabihin yung kalaban mo, talagang binibigyan ka ng magandang training. Mahigpit din yung trainer ni ano, which is good, kasi kailangan niya yan eh. Hindi, pero grabe naman yata yung lima. Limang, ewan ko kung ano yung interpretasyon nung nagpadala na news. Hindi ko alam yan. Hindi ko naman diba? Manood dyan. Mahirap kasi makinig sa karamihan ng mga vloggers nyo na sobrang... clickbait na eh, no? Talagang pang-views lang. Clickbait, no? Ano na talaga, fake news. Iba yung clickbait eh. Clickbait is, kiklik mo pero pagdating mo sa loob, iba pala. Yung fake news or yung ano na, iba na yun. Ibang usapan na yun. Totoo. The real interpretation for this is, ano, hindi nag-hold back si Naoya Inoue sa kanyang training. Focus talaga. Laser focus na para talagang robot na monster na Godzilla na ano na. Godzilla versus King Kong. Anyway, magpapasok pa tayo ng iba sa mga nasa likod po. Relax lang po kayo. Ang magkakasunod dito, si Justin, Peter, and Circle Sports. Tapos may kakapasok ko ng isa-isayin ko si Ace Sport. Si Justin muna. Justin is next. Si Peter, you're next if you have a face, Peter ha. Pero Justin, magandang gabi sa'yo, Justin. Yon. Magandang gabi. Sir Pao, Joe Luis. Hello. Ayun, ang ganda nung ano. Gusto ko yung mindset ni Naoya. Hmm. May kita mo talaga sa kanya na ano eh. Parang all-time great mag-isip eh. Galing no? Ang ganda parang, no? Oo, ang ganda. You cannot ganun hate it. Ano, parang, sobra. Tsaka ano, mas nakakatakot eh. Di ba? Ganun siya mag-isip, di ba? Pero ngayon ko lang na ano, ngayon ko lang narinig yung parang napatumba siya ng mga sparring partners niya. Mm. Totoo ba 'yun? Hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi pa verified 'yon, bro. Sabi ko nga baka lang.
So sabi ni Bukpa, baka fake news din. So when it's not verified. So I'm sorry. Pero nakita ko yung ano, nakita ko yung mga parang partners na lalaki, parang middleweights. Malaki kasi si Marlon Tapales sa kanya in essence, pero mas malaki, mas malapad eh. Pero it only means hindi nagpapabaya at talagang matindi ang training din ni Naoya Inoue. Oh, makes sense din kasi parang pangalawang laban pa lang niya to sa 122 eh. Eh si Stephen Fulton naman hindi naman siya ganoon kalakas na ano eh, sumuntok. Mm. Eh si Marlon Tapales talagang known siya as, 'di ba, power puncher. Mm. Kaya siguro kumuha siya ng mga malalaking sparring partners eh. So, 'yun. 'Yun. At saka ano, masasabi ko lang bago pasok yung iba, talagang para sa akin ano, I want Marlon Tapales to win. Sometimes nag-iisip ako ng butas dito kay Naoya Inoue. Wala eh. He's very respectful. You just gotta give salute to him as well eh. Talagang, wow. Marlon Tapales is in for a fight. Emotionally, mentally, and inside the ring. And I'm proud in Naoya Inoue. Very respectful. Buti pa siya. Kaysa sa mga fans. Anyway. Kaya nga. Anyway, I mean, naiintindihan ko kasi si ano, 80-20 siya kay Inoue siya. I mean, the way he explains it. So, okay, at least, ganoon naman talaga, diado tayo eh. Papasok muna ako ng iba pa natin mga kaibigan. Sandali, lagay ko pala yung mga pangalan nyo. Nakalimutan, lagay natin yung mga pangalan nyo dyan para may pangalan. Okay, pasok natin si Circle Sports. Circle Sports, you're next. Ready ka na? Circle Sports. What's up, brother? Hi, ano, Sir Pao. Mm. Good evening. Oh, kahapon, tinanong ko kung ano yung pakiramdam nyo doon sa king bag at saka sa training niya. Ngayon, sinabi niya, ang pinakakinakatakutan daw niya, yung mga nasa paligid niya, na ina-underestimate daw si Marlon Tapales. How do you interpret this? Actually, medyo ano yun ah, medyo nagimbal ako doon sa statement niya yun. Kasi, di ba, ang naging nagkaroon tayo ng presumption na siguro mamaliitin ni ang camp nila yung side ni Tapales, di ba? Mm. And then, the mere fact na in-acknowledge pala ni Inoue yung skills tsaka yung power ni ano ni Tapales, that makes Inoue more dangerous for me. Kasi, yep. Kasi, ano eh, nalalam mo yung laban ni ano? Laban ni Manny Pacquiao tsaka ni Hatton. Mm. Hindi ganun magsalita si Inoue. Diba? Eh, yakin yun si Hatton. Wala siyang pakialam sa lakas ni Pacquiao. Oo, wala siyang pakialam. Tsaka sila, sino pa ba yung mga nakalaban niya? Margarito. Sila Cotto, ganun din. Pero andun yung fear natin eh. Andun, actually, yung fear ko nung lumaban si Manny Pacquiao nung panahon na yun. Kasi wala namang YouTube noon eh. Ang information lang natin, pagsasakay tayo ng jeep, ay malakas yan si Cotto, di ba? So doon tayo nagkakaroon ng mga side comment na parang baka matalo si Pacquiao, mga malakas pala yung kalaban niya. Pero ito iba yung ngayon eh. Parang ang iba yung ano, iba yung mindset ni Inoue. Sorry. Parang parang lalo siyang magiging ano. Kasi di ba, we want Inoue to be sluggish, di ba? Parang gusto natin maging cocky siya sa laro. Sa fight. Di ba? Sana maging ganun siya, di ba? Nung mistake niya kay Donaire. Kaya lang, paano siya magiging ganun? Kung alam niya, aware siya na malakas si Tapales, di ba? So tingin ko, lalo siyang mag-iingat. Kaya sabi ko, kakong ganun. Parang, parang ano, parang actually maganda din yun sa part din naman ni Inoue. Yung baga-baga. Kumbaga talagang mukhang hindi talaga siya magpapabaya. Mukhang magdo-double pa siya ng ano niya, ng training niya. Pero sabi ko nga, dito matetest yung power ni Inoue. Kasi nung galing siya ng 118 and then nag-step siya sa 122, actually for me, hindi pa naman talaga nasusubok yung power ni Inoue noon eh. Although malakas nga siya, pero kasi diba na-try niya yung power niya kay Fulton, which is I don't know bakit ganun si Fulton. Siguro natikman siguro niya yung power ni Inoue. Pero kasi kung napili siguro ni Inoue agad si Tapales, yung medyo
power puncher talaga. Diba? Siguro hindi siguro magiging ganun yung laban. Kasi pumili agad si Inoue ng medyo mahina-hina eh. Hmm. Na medyo hindi naman ganun kalakasan eh. Pero this time, masusubok yung power talaga niya at 122 pounds. Kasi for me, parang ito yung first step niya eh. Ako ha, ito yung definition ko ng tune-up niya. Kasi ang tune-up niya, si Fulton eh. Imagine mo yun. Diba? Bigyan mo ako ng champion. Sino ang champion ng 122? Diba? Ayaw ko ng ano, ayaw ko ng second best champion. Ayaw ko ng third best champion. Gusto ko ng champion talaga. Kinuha agad si Fulton. Eh, si Fulton hindi naman ganun ka-power. Yeah, yeah. Skill and technical kasi ang bentahin ni Fulton eh. Oo. Pero alam natin na talaga si Fulton, yun yung klaseng fighter na kapag ang kalaban niya ay hindi smart, tira lang ng tira, eh talaga talo sa kanya. Figueroa, di ba? Mm. 122 din yun. Pero ano, pero tingin ko, for me ha, ito yung magiging ano niya. Ito yung magiging answer kung ano talaga yung power niya at sa 122. Pero tingin ko Sir Pao, medyo ano to si Inoue. Ano to? Ako practically speaking, medyo nakakatakot. Yeah. Well, ako nga napasaludo eh. Naghahanap ako ng bagay para magalit ako dito kay Inoue, wala eh. Nakita mo yung ano niya? Napasaludo ako sa sagot niya eh. Kaya nga nakita ko yung shape niya eh, na parang ang tremendous ng shape niya, no? Yep. Parang ako ha, nakita ko talaga yung likod niya, tsaka lalo yung calves niya, Sir Pao. Ang yung calves niya kasi actually yung ano niya, yung one shot niya nung walang duelo. Tingin ko doon ang gagaling eh, yung balance ng katawan niya. Mm. Yung sa likod. Balance. Hindi, yung balance yung sa paa. Ah, sa paa. Parang kaya kaya yung calves niya, di ba? Oo, yung calves laki eh. Ano, yan doon yung balance niya man. Mm. Yung balance. Walang wasted movement. Mm. Parang zero gravity kasi ano talaga eh, no? Balance nga. Andun yung balance. Maganda yung balance ng katawan niya. Kaya tingin ko, ano, kaya doon ang gagaling din yung speed niya eh. Mm-hmm. Yeah, magaling talaga, magaling. I mean, that's why, well, positively looking at this, this is gonna be a great fight. No excuse. Hopefully, no excuse. Either way. The baddest man on earth ang nagsabi, which is Tyson, ano sabi? Ito na yung next Pacquiao. Baka nga mas malupit pa kay Pacquiao. Ah, well, that's another conversation. Diba? Yun ang sabi. Ako naman. Pero, ako naman, that's Tyson, medyo, di ba? Oh, may tama. Ako naman, medyo ano ako doon. Agree ako doon kay Mike Tyson. Hindi naman siya pag-ano. Kasi, nasubaybayan ko si Manny Pacquiao ever since nung high school pa lang ako. Si Manny Pacquiao kasi, speed kasi talaga siya, tsaka power. Kaya lang, alalahanin natin, medyo hindi ganun ka-technical si Manny Pacquiao until nakalaban niya si Marquez. Yung nakalaban niya si Marquez. May emotion siya, kaya magandang panoorin eh. May emotion eh. Si Inoue, yun din na nakakatakot dito eh. Utak eh. Si Pacquiao, natalo siya ng technical. Pero ito, si Inoue, yung hiling kalaban niya, technical, nanalo pa rin siya. Oh, yun nga po yung ano niya. Yung boxer puncher. Anong na kaya makakatalo sa kanya? Mauta kasi si Inoue din. Ako eh. Ha, kung sakasakali doon lamang si Inoue. Polished na si Inoue. Yeah, ako sakasakali. Pati yun lang sabi niya eh, di ba? Uutakan niya, hindi niya aanuhan. Kaya sabi, mahirap to ha. Uutakan pa. Kung uutakan niya, tingin ko dyan, magiging boxer puncher talaga siya sa laban ni Tapalis. Antayin ko sino siguro mag-give up sa dalawa. Kasi ganun si ano si Inoue. Nalala niyo yung laban ni Butler? Mm. 'Di ba nung una, first round, lumalaban pa si Butler eh. Mm. Until nung nakatikim siguro siya ng suntok, wala na siyang ginawa until mga ilang latter rounds. Nasaktan kasi. Pero nung 11th round, nakahanap pa rin ng butas si Inoue. Mm. Gumagawa siya ng sarili niyang butas eh. So kaya ako ang tingin ko dito, talagang kailangan masaktan ni Tapalis si Inoue para yun yung pag-aasa niya. Kailangan masaktan niya talaga para irespeto siya. Kasi wala pa, parang walang nakakasakit sa kanya eh. Feeling ko nga yung ano Sir Pao, ganun nga yung ano niya. Tsaka, baka dito sa laban na to, Sir Pao. Baka. Possible. Sana nga. Tsaka, first time pa lang yung makakaharap ng power puncher dito sa 122 eh.
Ibang ano yun, ibang parang one notch higher ng ano yun. Level. Ako sa for me si Fulton, malakas din naman talaga sumuntok yun. For me ah, kasi ako niniwala ko sa lahat ng boxer, malakas talaga sumuntok eh. Ang problema lang kasi sa kanila, nawawala yung speed kapag ganung mga klaseng boxer eh. Kapag kanilakasan nila yung ano nila, suntok nila, nawawala yung speed, 'di ba? Eh pang problema kagaya ni Manny Pacquiao, speed na, may power pa, 'di ba? So yun ang kulang siguro kay Fulton nung time na yon. Yeah. Meron sa Tapales siya sa tingin ko, meron sa Tapales lakas at saka si Tapales nga natalo nga niya si Ahmad Dilib technical. Hindi, may pag-asa siya. Ang gusto ko lang mangyari dito rin sa laban na ito. Tapos papasok ko lang hindi yung nasa likod kanina pa nag-iintay. Eh sana mas masustain ni Marlon Tapales yung kanyang stamina because yung sa laban niya kay Ahmad Dilib, nakapagpondo siya doon eh. Sa bandang huli medyo nag-fade din siya ng konti. Which is ganoon naman talaga kasi pahirap ng pahirap, pagod ka. Dito kay Inoue, kailangan talaga stamina mo talagang 110% talaga dito. Kailangan malakas talaga hanggang sa dulo. Tsaka unpredictable naman si Tapales. Tingin ko may ano talaga. Yun na naman yung bintahe. Parang dark horse talaga si Tapales. No? Hindi Tapales. Mo ine-expect na ano eh. Mauna lang siya. Makauna lang siya dito. Talaga may pag-asa siya. Ingat tanong ko, Boss Pao. Sa tingin niyo, makakauna siya ng first, second, third round ng ano? Timing lang. Timing. Timing. Maunahan niya masaktan. I mean, hindi natin masasabi kasi both boxers has the capability. Kasi pareho naman silang may lakas. Yes, agree ako sa inyo, mas may lakas siguro si Inoue based on historically speaking, na nakikita natin sa highlights. Pero both of them can hurt each other. And when they do, it will totally change the style of the game. So sana, maganda yung kanilang strategy at sana sila yung unang makasakit. Imposible rin kasi nasasabihin ng mga tao na hindi iwasan lang niya yung suntok ni Inoue. Tatamaan din si Tapales eh. I already acknowledged that eh. Tatamaan na tatamaan yan. Boxing yan bro. 12 rounds kayo magsusuntukan. 3 minutes kayo magsusuntukan. Imposible hindi ka tatama. So, kasama na yan sa pagpapraktisan din ni Tapales. Dapat alam niya na bawat suntok mahapdi. Sigurado. Anyway, pasok ko lang si Aces Sports TV. Magandang gabi. Aces Sports. Natumawala ka. Sir. Magandang gabi, sir. Pao. Yun, okay. Aces Sports, kamusta? Ayos lang, boss. Magandang gabi sa inyo at sa mga lahat ng taong andyan. Ang ganda ng background natin, Aces Sports, ha? Oo, okay. Pabisita. Ayan. Ano bang at ano masasabi mo dun sa ano dun sa sinabi ni Inoue na ang pinaka kinakatakutan daw niya ay ang mga tao na kapaligid sa kanya na iniisip na ito ay madali na laban. May ano kasi yan, Sir Pao eh. May logic at saka analogy yung ibig sabihin niya. Para sa akin lang ha. Kasi Sir Pao syempre eh, ibang level na ang laban niya ngayon. Undisputed na ito eh. Pag natatalo siya, siyempre matatakot siya. Hindi niya makukuha yung undisputed na titulong hindi pa niya natitikman simula nung naging boxer siya. So, yan yung isang bagay na natatakot siya. Yung pangalawa, sir, yung ano, eh, baka mag-media-media yung mga pag-advise yung mga taong nasa paligid niya dahil overconfident sila na sobrang lakas daw niya. Yun yung ano niya, natatakutan niya. Pero, ano, na-unmiss lang ako sa kanya, sir. Siyempre, hindi niya ina-underestimate si ano eh, Tapales. So, iba siya sa ibang mga boxer nga, kumbaga, nasa level na siya ng tugatog, kumbaga, ganun. Pero, stay humble pa rin siya eh. Kaya, nakakatakot yung mga ibig sabihin niya, sir, pa eh. Tama ka naman. Oo, nakatakot. Pero siyempre, yan naman, parehas naman silang may kamay. Dalawa namang kamay. Si Tapales, hindi naman isang kamay niyan eh. Dalawa lang din naman kamay niyan. Eh, paunahan lang silang dalawa dyan. Hindi na nga. Hindi na nga. And alam natin, talagang kita natin na kahit maghanap ako ng ikakagalit dito kay Inoue, wala. Talagang
This is gonna be a hard fight. Kahit hirap, ako nga, no? Gusto kong mainis kasi alam mo sa totoo ba, pag may mga boxer kasi ako nagkita nga pag halimbawa lumalaban, parang ako yung nasa ring. Feel mo yun, parang ganun ako. Lalo na yung sa panahon ni Pacquiao. Parang ako yung nasa ring, parang ako yung kinakabahan ako eh. Parang ganun. Oo. Pero by the way ha, may undisputed na yan sa 118. So gusto niya kumuha ng dalawang undisputed sa dalawang magkaibang division. Kaya talaga... Ah, nakakuha. Oo nga pala, no? Sa ano? 118. Undisputed. Oo nga pala, no? Pangalawa na. Ito na yung magiging pangalawa. Dalawa sila ng belt ni Tapales. So talagang history talaga ito para sa parehong boksingero. Grabe. Oo. Pero ito nga, Sir Pao, nakikitaan ko lang kung maihambing lang natin. Kumbaga, mayroong 85% na siyempre, yung expectation ng karamihan. Si Inoue talaga yung malakas. Pero, Sir Pao, kung titingnan lang po natin yung pinakamortal po na katunggali ni Pacquiao sa larangan ng boxing, si Marquez. Titingnan lang po niya yung determinasyon ni Marquez kung paano. Kahit bumagsak, Sir Pao, kaya pa rin bumangon eh. Yung patitibayin lang po niya yung ano niya, yung katawan talaga, yung kayang sumalo ng suntok na kahit natumba ka, kaya mo pa rin tumayo. Yun yung dapat, Sir Pao, sa tingin ko lang. Yeah. Diba? Kasi si... Oo. Yun lang yung titingnan niya kasi si Marquez, matibay talaga si Marquez eh. Kahit napatumba yun ni ano, ni tawag dito, Mayweather, matibay yun si Marquez. Ay, iba. Ganyan din si Tapales, natutumba yun pero nananalo pa rin. Oo. Yun ang isa nating ano, yun ang isa sa... siguro sa mga susunod na araw pag-uusapan natin. Baro ngayon pwede na natin pag-usapan. Dahil siyempre maraming nagsasabi, Sir, ano, basta iwasan lang niya yung suntok, hindi niya maiwasan eh. Sir Pao, nasa ring, paano naman maiwasan? Kung isa kang boksingero, di ka talaga matatakot na matatawaan eh. Handa ka sa mga parating na kamao. Sir Pao, pwede naman talagang ditamaan si ano, si Tapales. No, ano ibig sabihin mo diyan? Gayahin niya lang si Shakur. Mahirap yun. Ala, hindi. Mahirap manalo pag gano'n. Yun ang problema, bro. Kung ikaw si Shakur, pwede kang manalo. Pero pag ikaw si Marlon Tapales, tas sa Japan ka lalaban, baluarte nila yun eh. Mahirap yun. Kung si Shakur ka, alam mo na, ibibigay sa'yo eh. This is the thing. Ito yung iniisip ng ibang tao. May nakita ako ng comment dyan, ha, sabi sa Facebook. Kasi entertaining mga comment ng mga tao. Sabi, Marlon, isipin mo kinabukasan mo. Takbo-takbuhan mo lang yan. Pagkatapos ng laban, at least mayaman ka na. Kahit natalo ka, at least mayaman ka na. Matalino rin. Kaso syempre, hindi naman ganyan si Marlon eh. Hindi naman pera ang kinuha niya dyan eh. So, dangal lang pinag-usapan dyan. Susunod din niya ng konti yan. Ayun na nga. So may choices eh. May choices sila eh. I mean, to be safe, but lost, or you know, to risk it. So yun yung aabangan natin kung ano mangyayari dito. Pero the way nakita natin si Marlon, tingin ko, gusto niya talaga niyang manalo eh. Determination, Sir Pao eh. Mm-hmm. Saka nagsisikap din siya talaga, nagtitraining talaga siya. Baka nga ginagaya niya yung training ni Pacquiao, yung may tawag doon sa training ni Pacquiao eh. Yung pagpatibay ng ano niya dito. Mm. Yantok. Oo. Mm. Saka yung... Teka lang ha, hindi po namin dinidiscredit. Ang sinasabi namin, hindi lang Japan. Ang sinasabi ko, sa lahat po ng lugar na dayo ka, ganyan talaga sa boxing. Laging lamado kung saan ka man, hindi lang Japan. I'm not discrediting the skills of any boxers or any location, but it is what it is. Eh, Pacquiao, so, Sir Pao, nagiging underdog din yan doon pag lumaban kay Barrera eh. Pero tingnan mo na nangyari. Ako naman, hindi ko nakitaan si Pacquiao na ano, na underdog nung time na yon. Kay Barrera, underdog. Kay Barrera, underdog siya noon. Pero alam mo yung mga sumunod na laban, ha? Oo, kasi, ano na siya doon? Ano, ha? Parang napakilala ni Pacquiao yung speed, eh. Nung panahon ng boxing, di ba, nung panahon niya, parang hindi natin alam yung, ibig sabihin ng speed sa boxing, eh. Until nung dumating si Manny Pacquiao. Di ba? For me, ha? Ewan ko lang sa inyong lahat kung ganun din yung pananaw nyo. Yeah, simula nung nagpakilala si Manny Pacquiao,
marami ng ano eh, kahit sino parang ang hirap isipin na maging underdog kasi nga meron siyang lakas eh. Oo. Ito yung ano, ito yung comparison ng iba dito kay Naoya Inoue dahil merong speed and power. At pag may speed and power ka, meron kang panabla. So yun ang iniisip ko na sana merong ipakita si Marlon Dapales na panabla. Isang panabla lang. Una-unahan lang yan. Timing. Timing. Timing beat speed. Yun na nga. Focus lang talaga. Kaya alam, may timing din isa. Pareho sila nagtatimingan. Ang galing. At saka ano, ito pa isa, na, kakabahan talaga kayo. So mukhang sabi nga ng sir, makakalbo ka na. Pero may tinanong siya siguro, tinanong siya sa knockout. Sabi niya, you know, pag-aaralan daw niya muna, mag-i-explore siya muna. Pero gusto niya, malinis na malinis yung panalo niya. At yung knockout, pag-aaralan niya kung paano. Eh, pero talaga nakakabilig naman talaga din to si Naoya Inoue. Yung lab, yung suntok niya, walang kasa. Kaya nga eh. Kaya walang nga, kasa, di ba? Diba? Kaya nga yung ano, kaya nga di ba yung laban niya kay Nonito Donaire nung una, ay nung pangalawa. Alam kong patira na rin dun si Donaire eh. Kaya lang kasi, dahil walang kasa yung suntok ni ano, ni Inoue, naunahan siya. Oo, ganito lang eh. Parang diniretso na lang niya yung kamay niya eh. Sa suntok niya, di ba? Alam ko nga siko eh. Parang diretso lang eh. Boom! Short punch. Ganun lang eh. Diba, usually pag power punch, may konting yung body eh, nanturo sa atin. Yung parang malakas talaga eh sa kanya, Butch. Parang naging Bruce Lee. Oo nga, no? Parang ganun. Parang hindi ganun yung ano. Tinitik lang eh. Naiwagaan talaga ako sa ganung suntok. Kasi si Pacquiao, diba? Si Pacquiao, di naman ganun sumuntok si Pacquiao eh. Si Pacquiao talagang araro din yun eh. Diba? Straight din yun. Pero kita mo yung ano niya, shoulder niya lumalagpas sa body niya, ibig sabihin galing talaga sa likod. No. Pero si ano, si Inoue, kaya nga sobrang bilis noon eh. Hindi ko nga napansin yung knockout ni Donaire noon. Sabi ko lang nakatama doon ka ako. Mabilis. Tapos nung nag-replay na, right punch pala. Yun yung ano, sentido. Yun yung diferensya eh, no? Kaya mabilis. Pero sir po, kasi maikli lang din yung ano, yung dinadaanan eh. Hindi narinig mo yung, nakita mo yung interview ni Mayweather. In-interview si Mayweather eh. Ano about kay Inoue. Sabi kasi niya, nung nakaraang laban ni Inoue kay Fulton, hindi naman daw as good as think si ano, ganun kagaling daw si ano, si wow, Fulton. Wow, nagsalita ang magaling ha. Sabi niya. Kilala naman natin si Floyd kasi na ano, na gusto niya palaging relevant siya. Gusto niya, fighter niya yung magaling eh. Wow. try to ano daw, fight in US daw and then magkaroon ng urine, ano, urine testing. A-Sport, tanongin kita, lumaban na ba yan sila outside America? Sige nga. Wala nga. Di ba nga si Inoue lumaban na 3 beses sa America eh. Di ba? Eh, bakit sila, di ba sila lumaban? Bakit try ba nila lumaban sa labas? Isang beses lang sa England. Di ba? Ano namimili pa ng kalaban yan? Siya ang nagdidikta dyan. Eh, magaling nga sila sa ganyan. Kaya, alam mo, pag may fighter si Inoue, na ilalaban kay Inoue, mahirap. Hindi ko alam kung mangyayari sa Japan yan. Kasi gusto niyan, ano eh, sa negotiation, panalo na kagad sila eh. Ganyan katalino. Oo, kanila sila, yan, lahat. Kaya katalino eh. Committee, kanila lahat. Judges, yeah. Kanila lahat. Anyway, papasukin ko lang si TJ. Ah. TJ, magandang gabi sa'yo, TJ. Good evening, sir. Hello po, rinig niyo po ako? Oo, pati yung paligid mo, naririnig namin eh. Oh, sorry. Ano ka, mag-suppression ka. But go ahead, bro. Good evening sa inyo lahat, mga kasamaan po natin kita sa live stream. Sir, Pao. Yung natanong po yung about kay... napag-usapan niyo yung about kay Pacman, sir, tsaka ano? Kaila Mayweather. Oh, okay naman si Mayweather. Kaya lang yung boxing ano niya, yung palaro, nakakainip eh. Hindi rin ako ganun fanatic sa yung sobrang ano sa kanya. Idol siya. Yun lang yung mga shoulder roll. Pero yun, agree ako sa kanila na nakakainip yung laban niya. Tsaka hindi sila lumalaban outside of US. More on US lang din. Yeah. Si Inoue pala lumaban na sa ano? Ibang bansa? Oo naman. Sa meron. Ngayon ko lang din na ano. Tatlong beses na yan. Kay Bob Arum yan eh.
3 times na lumaban yan. Sa American ay babae. May ano ha, sa comment ng ano, sir, ako kung legit yun, mga Japanese nag-uusap. Ano daw eh, napag-usapan nila si Inoue raw, ha, tinitignan nila as Japanese, ano, Japanese version ni Manny. Ano ba yun, sir? Parang, kasi, yes. Yan, more on ano. My point. Hybrid. Parang hybrid, bro. Parang hybrid siya na version ni Manny. Para sa kasi Katan at pagiging pinakamagaling na boxing sa Japan, talagang parang yan ang katumbas ni Manny, sinasabi nila. Kaya nga yan ang ginagawa nila ng paraan na parang madikitan yung legacy na ginawa ni Manny Pacquiao sa Asia. Yan ang ginagawa nila ano, ni Babarum eh. Tsaka from ano, may ano, low weight division to ano, pataas po ba siya? Saan ba siya nagsimulang division? Pataas. Yeah? Ano? Flyweight? Aabot pero hindi ko alam kung makaya niyang matalo. Ang gusto niyang gawin, bro, ang gusto niyang gawin is maging undisputed sa bawat weight, which is hindi nagagawa ni ni Manny. Pacquiao. Yeah, pero yung 8 division, parang wala yan sa boksingero ngayon sa mga katalo niyan. Wala na, sir, pa. Oh, ang gagaling sa flyweight papunta. Kasi umanig pumanig din sa ano sa panahon yung ano ni Pacquiao eh. So iba-iba sila ng ano ng ruta on how to be the best boxer. But either way, pareho naman sila magaling. And so sana matalo siya ni Marlon Tapales para Pilipinas pa rin ang pinakamagaling sa Asia. Sa ngayon. Actually, ito yung iniisip ko, bro, ha. Ito, selfishly speaking, one of the reasons kung bakit ang Hapon ngayon, eh, tila parang kumpiyansa-kumpiyansa ang mga Hapon at kumpiyansa-kumpiyansa sila na parang namamayagpag ang daming mga Hapon na nasa taas ngayon because meron silang isang role model. Nung panahon ni Manny Pacquiao sa buong mundo, Filipino boxer, Manny Pacquiao. And then, ang daming mga Pilipino na bibigyan ng opportunity because of Manny Pacquiao. This one, pag nanalo dito si Marlon Tapales, maraming lalong Pilipino mas mabibigyan ng opportunity at yung mata uli, mapupunta ulit sa Pilipinas. At itong laban na ito, kahit na ang dami nating talo sa Japan recently, ito yung pinaka-importante. Kahit ito maipanalo natin, bawi na lahat na tinalo natin sa Japan. Ang dami na magagaling na boxer, ano, Sir Pao, no? Sa Japan. Mm. Oh. Lalo na yung si Junto Nakatani ba yun? Dami talaga. Si Junto Saka Nakatani. Mga bata Super flyweight. Tatayin sir, no? Si Junto. Grabe. Grabe yung Junto. Junto. Ang dami talaga. Tsaka mga bata. Junto Nakatani. Mga bata pa. Nagtitraining yan. Bata pa. Mga bata. Parang era rin nila ngayon. Japan, bro, ano and this is with all due respect, like what you see dito ha. Again, Marlon Tapales tayo, baka naman isipin ng mga iba dyan, inauwi tayo. Pero we wanna give respect to them kasi sa panahon ngayon, yung mga Hapon, parang bihira sa kanila ang nag-activity fight. Talaga yung activity fight nila, palaban. Pero yung mga Pilipino boxer natin noon, ang daming record, kakalabanin. 2-0 lang yung Hapon. Yung gusto nilang kalabanin dito, 20 ang record. Which reminds me ha, nakakalimutan natin itong banggitin. Sabihin ko lang sa inyo, nasa laban po ni Naoya Inoue at ni Marlon Tapales, may Pilipino po na lalaban sa undercard. Alam nyo po ba yon? Hindi. Sino nakakalam? Hindi ko pansin yan, Sir Pao. Hindi ko alam, Sir Pao. Yan. Ako, eto. Meron po. Meron po at isang batang boksingero ang lalaban doon. Sino, Sir Pao? Ang kalaban niya, eto medyo comedic and hindi, ang lalaban po, isa sa paborito kong boksingero ito sa Cebu, si Jean Paul Gabonilas, ang tinatawag nilang Angas ng Cebu. Yan po yung lalaban. Natalo siya ni Miel Fajardo at tila parang handa na ulit siya lumaban ng mas matindi pa. Ang mga kalaban niya po ay 8-0. Ang pangalan ay Kanamo Sakama. Kanamo. Anong pangalan, Sir Pao? Kanamo Sakama. Kanamo Sakama. Kanamo Sakama. Sakama. Nakapanghina.
Hindi ako nagbibiro. Ayan, no? Teka, makita ko. Teka, lang muna ito. No? Para... hindi ako nagbibiro. Kana mo sa kama talaga. Asan na ba yun? Ito, ito. Ito. Oh. Nababasa nyo? Oo, nga. Kana mo sa kama. Sa kama. Sa kama. Kana mo sa kama. Oo. Yan. Pero ito, kakanain niya sa ring. Kakanain sa lona. Kamu sa kama, kakanain sa lona. Tingnan ko nga yan, bukas. Sakto, Japan pa yan. Eh, no? Iba na naisip. Iba naisip mo lang yaka. Ito, marami rin dito. At siya siya, Chuchumi, Japanese Boxing Commission. Ito magaling to, si Yoshiki Take. Napanood ko na mismo ito lumaban sa Japan nung nagpunta ako. Ito, sisikat din ito. Bantamweight, super bantamweight din ito. May natalo natin itong Pilipino si Pete Apolinar. Ito rin, magaling din itong Andy Hiruaka. Nung nagte-training si Inoue doon sa gym nila, yung pinag-public workout na, yan, naabutan ko itong laking mama nito na black Japanese. Mm. Hindi niya kilala to. Abangan niyo yung pangalan nito, ha. Ito ang mga susunod na mga sisikat sa Japan. Ganyan. Yoshiki Take. Yan, tandaan niyo yung mga na yan. Bago pa lang. At saka ito, magaling to. Itong, ang laki nitong mama na to, eh. Andy Hiruaka. Yan. Hindi ang record, ha? Oo nga, matindi nga. 5'11 to. The Blade. Andy Justice, pangalan niya. 6'5 na rin. Oo. Parang Rui Hachimura pala to, eh. Tindi. Oh, yun ang nga. Parang ganun. ang gusto niyang mga kalaban, mga middleweight eh. Kaso inaanuhan siya eh. Hindi pa siya nilalabanan eh. Wala pa siyang pangalan. Pero yan ang mga aabangan niyo, guys. Yan yung... at ang may hawak kasi dito, yung may hawak kay, anyway, kay Inoue. So, marunong mag-ano yan, mag-promote yan. Si Ohashi. Sir Pao. Ang dami ng boksingero sa Japan. Ang alam ko lang, no, si Ippo Makonochi lang eh. Wala. Naantay ko na lang si Ippo Makonochi dyan na mayroong lalaban. Ayun. Tsaka yung sobrang, sobrang lakas sumuntok nun. Sa Rakuen Hall lumalaro yun eh, si Ippo. Oh, yun. Rakuen Hall. Yeah. Gusto ko rin si Japanese big, na, big, no? Sorry, sir. Yung sige. Japanese, yung stamina nila eh. Kahit animo sa lona, yung... Ayun pa pala, Sir Pao. Sir Pao, yung pa... Si Tapales ba? Sana, no? Yung tall brown niya. Tingin ko naman, yun ang wino-workout nila ngayon. Okay na siguro yun. Yeah, yun talaga. Yun talaga. Alam nila yan, na talagang stamina. Lalo na, alam mo, pag ang kalaban mo, ganyang katindi... Talaga matatamaan ka suntok, manghihina talaga yung stamina mo, kaya sobra dapat eh. Iba pag ganyan eh, kasi pag nasaktan ka talaga, kailangan mo mabilis ka tumakbo, makabilis ka makapag-recover. So, stamina, certainly a key for a fight like this. Tsaka si Nauya kasi, kaya tumagal talaga ng ano yan. Tingin ko, lagpas na 12 rounds. Tsaka bilis tumahabol. Bilis tumahabol. The mere fact na nasaktan niya si Donaire nung 11th round, ibig sabihin, may power pa siya. Di ba usually, medyo mahina na yung mga boksingero ng mga ganong round, di ba? Mm. The mere fact na nasaktan niya si Donaire nung 11th round, andun pa rin yung power. Malakas pa talaga siya. Yeah. Baga, di pa siya na nakukulangan sa gas. Yun. When... Sir po, may tanong ako sa'yo. Sige po. Kung ikaw ba'y strengthening conditioning ni Tapales, ano yung i-workout mo? Ang hirap sagutin niya kasi hindi ako strengthening conditioning. Pero kunyari lang, sir. In essence lang. Ang i-workout ko, of course, definitely yung footwork niya. Kailangan yung legs niya hindi bibigay hanggang 12 rounds. At yung stamina niya, yung chan. Kasi yung chan niya, siguradong aatakihan niya ni Naoya Inoue. Iunahin ko yung depensa na handa siya. Unahin ko yung footwork, yung legs, hindi magka-cramps, at saka yung stamina niya sa chan na hindi basta-basta natala. Tapos idadagdag ko syempre yung
yung signature punch niya. So na may lakas para may pambalik. Yung ang gusto kong ano, ang gusto kong mangyari, ito iniisip ko kasi Marlon Tapales is expected to attack na dahan-dahan, pero inexpect ko rin na kunwari matamaan. Ito posibleng mangyari to ha. Matamaan si Marlon, masaktan siya. Okay? Masaktan siya. Uurong siya niyan. Uurong siya, syempre. Ganun talaga, nasaktan siya eh. Recover siya, pero sana magkaroon po ng setup na plano si Marlon Tapales pag nasaktan eh merong balik na counterpunch. Kasi yan ang gagawin ni Naoya Inoue. Killer instinct si Naoya eh. Papasok na, tatapusin niya. Sana may setup siyang counter na malakas. Naalala ko, Sir Pao, yung kay ano, yung kay Juan Malopez tsaka yung kay Bernabe Concepcion. Isang malaking upset din yun. Yung nahilo si Concepcion, tapos nung nasa ropes, biglang bumato ng ano, overhand, tumba si Lopez. Yun, gano, yun ang iniisip kong setup eh. Yung parang, ang tawag doon, patibok galing, siya. Galing magiging example doon kasi upset yun eh. Yeah, patibok. Oo, ganun dapat. Kaso yung ano lang, sir, kay si, ano, si Juan Ma, ang issue kasi doon, parang glossy, ano, glossy chin siya eh. Glass chin siya eh. Oh, yeah. Sorry. Glass chin siya eh. Tama niya sa ulo. Kay, oh, mas maganda. Sa ulo. Solid. Temple. Tumba yun. Yeah. I mean, lahat naman siguro matamaan sa, talaga. Ako sa talaga naniniwala ako matamaan niya si Naoya. Maalog din yan. At saka, sir po, pag natamaan siya sana, si Tapales, huwag siyang nagpakulong sa ano rope kasi yun yung nakakatakot dun eh. Katapusan dapat talaga yun pag sa rope. Oo, yung gagayahin lang niya yung ginawa ni Pacquiao na pag na, ganyan nangyayari, parang ang bilis niyang nakakawala agad. Yeah, yeah, alis siya kaagad. Iba kasi alis siya agad, yung, tingnan natin yung ano, yung lakas ng suntok ni Inoue sa laban na yan. At ang pinakatitingnan natin kung ano, kung paano mag-react si Tapales sa suntok. Yun eh. Yun yung papansinin nyo sa simula, round 1, round 2. Abang titingnan nyo pag tumatama si Inoue kung paano mag-react si Tapales. Saan ba makabili ng pay-per-view niyan, Sir Pao? Bumili niyan. Amazon Prime ito at saka Top Rank ESPN. Meron naman yung mga diskartihan na dyan kasi alam na yun, Top Rank yan eh. Matik na yan. Pero sa Pilipinas, hindi ko pa alam kung sino yung pinaka-official distributor. Sana magkaroon. Hanggang ngayon, wala pa akong makikita eh. Sa USA, ESPN pa lang eh. Sa Amerika. Dito sa Pilipinas. Minsan yung Top Rank, minsan yung Top Rank, ano eh, naglilibre sila sa YouTube. Yun na nga, sana ilibre nila to. Mag-a-announce sila eh, sana ilibre nila. Hindi na, minsan, halos lagi silang naglilibre sa Philippines, Thailand, at saka Indonesia, naka-open. Ayun. Tama. Parang, hindi ba to naka-ano sa, ano din to, Sir Pao, yung DAZN na ano? Ay, iba. Iba yung ano eh, partner ay, naman eh. De, iba yung The Zone. The Zone. Ang mga pinapalabas doon, yung ano, yung kay Oscar De La Hoya, kay Eddie Hearn. Kay Babarom, hindi doon. ESPN si Babarom lagi eh. Ay, iba sila. Magkalaban sila, no? Nagkaibang channel. Sir Pao, kailan malalaman yan? Yung kung saan makapapanood? Eh, ngayon, sinasabi ko na ESPN. Sa Pilipinas lang naman ang problema eh. Tsaka tingnan ko nga kung meron sa Fight. Kasi dati meron din sa Fight.tv. Thriller na pala yung Fight ah. So, meron pong mga pagbabago. So, yung PBC, wala na po kasing Showtime Boxing sa Amerika. Ipapalabas na po siya sa Prime Video. Prime Video po. It's like The Zone. Amazon. Yun na yung uso kasi ngayon eh. Puro mga online na eh. Pero so, nung una, Sir Pao, parang nasilip ko, may Sky Sport ba yun? Sa ano yun? Sa Europe naman yun. Sa Sky Sports naman, Europe, malamang available to. Partner naman din. Nakita ko nung nasilip ko. Pero sa hindi sa Pilipinas live. Kasi yun eh. Hindi Pilipinas eh. Ah, hindi po dito. Oo, meron. Pwede mong hanapin sa online. Philippine Territory. Pero hindi siya, kumbaga kung tatanungin mo ako, legal na nagpapalabas dito, na bumili na po ng rights na ipapalabas dito, wala. Pero maraming Pilipinong kayang dumiskarte na mapanood yung Sky Sports, yung ESPN. Pero yung Sky Sports, lagi yon sa UK. Dito sa Pilipinas kasi ang inaasahan dati natin yung One Sports eh. Kaso,
Nakakalungkot sa Pilipinas, ilan lang ba yung sports channel natin dito na kilala talaga? Halos wala na yata. Yeah. One sports lang yung local natin na pinaka ano eh, sports channel eh. Pilipinas Live. Ayun, eh ano 'yon? Sana ipalabas din sa Pilipinas Live. Meron akong subscription noon eh. Kaso hindi ko na rin nagagamit, hindi na ako nakakapanood ng PBA eh. Sir Pao, nakakamiss yung panahon ni Pacquiao, no? Kasi noon, di pa uso yung mga ganyan, yung mga pay-per-view eh. Mm. Di ba? Uso naman. Nagiinuman pa. Uso yun. Pero wala naman masyadong afford na para sabihin ko sa iyo kung anong diferensya, bro. Kasi si Pacquiao, talagang interesado yung mga tao. Actually, gumagastos nga yung mga tao, pupunta sa bar, sa gym, sa sinihan. Ako, nung panahon ni Pacquiao, tuwing may laban ni Pacquiao, it's either sa bar kami, sa sinihan kami, or sa bahay, yung mga kaibigan ko, nagpapa-viewing ako, tas inuman. Yun yung talagang naging kaugalian. Nung kami kasi noon, Sir Pao, sa ano kami, sa GMA lang. Wala kasi ano eh, tapos daming commercial. Tapos sarado commercial lahat ng radyo. Ino-off namin yung mga radyo. Ino-off namin yung mga radyo noon para wala kami marinig na balita. Hindi ubra sa kanya. Hindi ubra sa kanya. Hindi ubra sa kanya. Uso noon eh. Mas marami pang commercial kaysa sa round sa ano. Totoo yan. Grabe yun. Linggo yan, di ba? Tapos sabi ko, hindi na ako. Adi, pag ano, naka-cable. Naka-cable, Sir Pao. Dire-diretso. Ay, hindi. Ayun na nga. Ganun ako. Yeah, magbabayad. Babayad parang pay-per-view din. Pay-per-view na nga rin. Talagang pay-per-view rin. Iba lang kasi, yung panahon na yon ang pagkakaiba, ito brother, Circle Sports, pagkakaiba, yung mga network, bumibili ng rights. Either ABS, GMA, at saka Sky Cable Signal, meron silang pay-per-view. Eh ngayon, wala. Wala. Dati meron wala. Eh. U-order ka sa cable company mo ng pay-per-view. Ngayon, wala. Miski Pilipinas Live, yung Blast TV at saka yung naging partner ko rin kay Casimero, hindi rin sila sumatagal. Kasi ang pagkakaiba, marami ng magaling pumirata ngayon dahil sa Facebook. So, hindi ko magastos. Media. Lugi yung bibili. Biruin mo, bibili ka ng HBO million. HBO na lugi. Bibili ka ng million na rights, tapos... Bibili sa iyo si isang tao, tapos yung isang tao na yun, ilalagay niya sa Facebook, eh di lugi ka na. Kaya ang hirap. Iba na yung market kasi ngayon talaga. Iba HBO na, yun. Na lugi, hirap. Showtime na lugi. Dahil na lugi yung big companies din. Na, ano. Ang hirap. Ang hirap. Guilty ako dyan sa Facebook. Eh, wala naman tayong magagawa kung hindi available dito eh. No problem. Pero sana, yung mga, lalo na pag Pilipino, at yung mga nagrereklamo. Ito yung isa sa problema dito sa... Problema dito sa isang ibang bansa, pero pinaka-problema dito yan sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, ito may laban ha, December 18. Just to let you know. Wonderboy, Carla Miss Martin, Mike Plania, Esnet Domingo, Elorde TV. Ang maganda laban nito locally. Pero yan, manonood yan, hindi ganun kadami pa rin. Libre na yan ha. Tapos, pag may bayad sa ticket, ang dami pang manghihingi. Ayaw sumuporta. Eh, kailangan, pag bibisyo kayo, gastasan niyo para mas malaking laban. Sir Pao, anong oras pala yung laban ni Carla Miss Martin? Buong araw to, bro. Daming laro eh. Medyo, kasi dito sa Pilipinas, talagang buong araw. Hindi ko alam, baka gabi abutin to. Hindi ko alam kung sa Lunes, Linggo, attend bukas baka umattend ako ng sa bingo na ng weigh-in nila para tingnan ko kung ma-interview ko, tapos Monday to dito sa Pilipinas yung laban. Bala ko sana manood kasi may pasok ako ng alas 10 eh. Ng sa Lunes? Oh, Lunes. Pasok ka, abot pa niyan. Ang daming laban, bro. Ang daming laban. Pagpunta mo doon, pag wala ka pang Arena Plus, mag-register ka. Ako babayad na. Sagot ko yung initial na post sa mga nando doon po. So buong araw yun, Monday. Ito Monday pa. Ba't kaya Monday ginawa? Gabi ba yan, Sir Pao, o araw? Buong araw yan, bro. Hanggang gabi. May paharis. Hanggang gabi to.
Ang daming magagaling dun eh. So, buong araw. May plan niya, lalaban dun. Carl Ames Martin. So... Sino yung ano dyan? Main event, Sir Pao? Si Wonderboy yata or si Esnet Domingo. Domingo pala. Hindi ko na mabutan yan. Malayo kasi ako. Malayo ka ba? Antipolo ako eh. Oo, malayo talaga. Traffic dito for sure. Traffic yan. Lunes na Lunes. Sobra yan. Saan ka sa Antipolo, Sir Ace? Dito sa may Dalig. Andal, malayo. Ano kami? Barangay San Luis. Ay, San Jose na pala ito. Sir, ano? Yung... Mas malayo. Yung kay, ano sir, balik ko lang kay Naoya o Naoya tsaka kay Champta Palace. Magkaiba pala sila ng style, no? Orthodox si Naoya, ano? South po si Naoya. Tapos South po si... Yeah. Baka may headbutt na mangyari. Wag naman sana, pero... Kasi more on na eh. Pwedeng mag... Ano sila eh? Yung banggaan talaga eh. Mainit na eh. Baga, walang magpapa... Unahan na nga. Ay, well, siyempre. it's bound to happen. Pwedeng mangyari talaga pag Orthodox out po. Yun yung lagi nangyayari. But... actually, nung una, if you're leading to this, nung una... Sa tingin ko, sabi ko, oy, mahihirapan din siguro si Inoue dito kasi Kaliwete. Kaliwete, pero may mga natalo na kasi din si ano na Kaliwete. Dalawa na yata natalo niya Kaliwete sa yung sa research ko kasi nagbabago-bago yung ano ko, bro. Meron akong topic na lalabas soon regarding sa Kiss to Win ni Marlon Tapales. Nakasulat sana doon. Ina-underestimate ng mga tao si Tapales. Eh, nagsalita ngayon si Inoue na hindi niya ina-underestimate. So, tatanggalin ko na yun doon. Kasi, focus. Nagsalita. So, wala na. Naghahanap ako ng ano, kumbaga, keys to win. Yung mga things na pwede natin na ang kinina medyo lamado naman tayo. Medyo marami Boss Pao, talaga. Boss Pao, pwede mo pa rin ilagay yun. Sabi niya, natatakot siyang makinig doon sa mga taong 'di ba? Yung ano si niya, trainer distraction. Niya, sana, distraction. Ano? Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yung Kiss to Win distraction. Yung mga ano do, mga fans din sa buong mundo. Eh, yung mga ganyan sir po, hindi na talaga maiwasan, talagang naandiyan na 'yan. Hindi mo na mawawala 'yung mga ganyan. Totoo. Yeah, yes. I naiintindihan ko naman. Kasama sa pressure 'yan eh, pressure nung ano 'yun. Kumbaga, 'yun nga 'yung nakapagpaganda eh. May mga ganyan. Drama. Buti na lang, ano ka, ikaw ay open-minded sa mga ganyan. Naiintindihan ko naman. Ako nga, fan ma... Yung sige mga, ba? Kay si ano, babanggit ko lang kasi idol ko naman talaga din yun eh. Kasi mayroon, idol ko naman din yun eh. Oh. Pero ako yan yung tipong na, objective kasi ako na tao eh. Yan. Hindi ka galit sa akin. Ay, hindi. Nosebleed ako doon. Ano ba yung objective? Na nosebleed ako. Ang galit sa akin eh. Ang dami galit sa akin eh. Dahil sa ganyan eh. Ano kasi yan eh. Pag, dapat malawak yung pangunawa. Pag nasa social media ka, okay, at kung ikaw ay isang boxing hero, ako hindi ako boxing hero, nanonood lang. Pero dapat eh, mahaba yung bayag mo pag nandiyan ka. Nako, maikli pa na yung bayag ng... Nako po. Tama. Kakaiba yan. Totoo yan. Dapat masaya ka pag may ganun eh. Kasi ang mga fans ng boxing, Sir Pao, sila yung tayo yung mas nakakita, magaling mag-criticize talaga yan, mga yan. Sports, baka pag chineka ni Kate Abdo, upot talong pala nasa ano niya. Hindi, yan ako na ba kung ano lang yung mas maganda, yun sasabihin hindi ko talaga babawiin yun. Nagigets kita, kaya ang mga gusto kong mga tao dito open ako, kung matagal ka nanonood sa akin, kati mga hater ko kinakausap ko, pati mga kumukontra sa akin gusto kong kausapin, yan ang dinaturo ko sa mga boxer, pag sikat ka natural talaga bro na out. Eh ako, tawa lang ako ng tao. Salamat ka kung pinag-usapan ka eh. Kung ikaw lagi yung pinag-usapan, napakasarap na yan. Pakiramdam. Yung sabi nila, ano yan, libreng nananahan sa utak nila. Rent-free. Rent-free, oo.
Yung pala, boss, pa ang sunod kong tanong. Mm. Sino ba yung nagsasabi na napa ano lang sa ano ko? Suggestion, sabi. Oh, ito ang Christopher Min ng boxing. Sabi ko, ibang klase. To, tinignan ko. Brian. Yun nga, sabi ko, iba to si Tatang. Bandaw ako, pinagkakalat niya, bandaw ako kay Wonderboy. Yun, hindi ko na narinig. Natatawa lang ako pag pinakikinggan ko siya. No. Ang pamagulat siya. Mawalang galang na, pero walang kwento yung pinagsasabi nun. Totoo. May video pa kayo, boss pa. Nakita ko, nag-ano kayo, nag-box outan kayo sa... Sa mga kaibigan pala ito, mga ito. Ginagawa niya kasing politika yung boxing eh. Anyway. Nag-uusap tong dalawang to. Sabi ko, marketing lang tong dalawa. No? Christopher. Okay, alam mo naman, gusto na lang ano eh. Gusto na lang sumagot ako eh. Pero ang... Meron nga akong nakitang video, sir, po eh. Kaso ayaw ko lang pangitin eh. Si Jason lang talaga hinamon ko. Scandal ba yan? Siguro hamonin ko si isa. Si Jason hamon ko ng kalbuhan. Kalbuhan lang naman. Wala namang masama. Wala naman ako sinasabi. Ako, yung sa channel ko, hindi ko na kailangan magsalita ng mga kung ano-ano ginagawa ni kumari. Ni SB talaga, grabe. Hinamon ko lang siya ng kalbuhan kasi sinabi niya, sure ball siya kay Inoue. Eh, ako pa nga dapat kabahan doon. Ako na idihado. Ako pa yung nagamon, ha? Si SB naman, ang style ni SB parang ano eh, sino ba yan? Yung makagago? Parang tapos tatawa pa, sabi ko. Parehas na parehas ang style nito ah, SB. Mga kaibigan nila. Diba? Kasi mga kilala namin yan talaga sa personal. Makakilala namin yan, FYI. Yung mga mga sikat dito sa ano, yeah. Magkakilala yung mga yan, yung mga nag-YouTube. Nag-uusap din yan behind the scenes, sabi ko, puro katatawanan lang to. Hindi, ganun talaga kasi yung ano rin din, kailangan flexible ka sa mga tao kasi may mga tao na ganun ang gusto, hinahanap. Kaya nga itong si Selectable eh, kung maririnig ito ni Selectable, come up here, man. Kasi, ayun pala. Ako, hindi ako magugulat sa isang araw kayong dalawa ni Selectable, meron na kayong storyline. Ganyan, nagsimula din si na SB. Mamaya, may mga YouTube channel na kayong umaano. Tama to, nanti-trigger na oh. Nanti-trigger ka na talaga. Wala. Sino ba yung nagtatanggol sa akin? Si Boy Kidlat? Sabi ko, okay din to. Meron rin pala akong ano, supporter. Ayos din. And thank you, Boss Pao, kasi binigyan mo kami ng gantong platform na, diba, nandito ako sa Amerika. Dati, nanonood lang ako nung, ano ba yun, yung Before the Fight, yung mga episode-episode na Before the Fight na ito yung trainer ni training camp ni ganito. 24/7, gano'n. Namimiss ko yung gano'n, no? Sabi ko, talagang nakaka-hype. Ngayon, ito na yung pang-pa-hype ko. Yeah, sa mga local at saka ano. Yung laban po, sa Ilorde po, FYI, sa Ilorde po yung laban sa Lunes. Meron papasok dito si Alvin, kaso hindi pa kita nakikita, sir. Pwedeng magpakita ka po ng camera muna. Ito mga to na ano ko na kasi, na bet. Ayan. Nagpakita muna. Papasok ko lang si Alvin, ha? Alvin! Sir! Hi! Magandang gabi sa inyo. Hey. Sir, ano po ang sasabihin ninyo? Wala sa akin lang ang opinion ko lang dyan. Sa laban nila Inoue. Wala pa kasi nakakatapat si Inoue ng matindi-tindi. Para sa akin na makakatapat niya. Kaya magandang laban po kay Marlon. Jump Marlon Tabales na. Sana lang mag lang siyang yun nga yung stamina niya. Naging saka yung depensa. Tama yung sinabi mo kanina. Diba kasi ang ira nila ngayon, hindi kagaya ng ira nila Manny. Wala namang mga Meksikanong magagaling ngayon na nakalaban niya bago siya nag-champion eh. Iilan lang, mabibilang mo lang sa kamay mo bago yung mga tinalo niyang champion. Maganda sana ngayon kay Casimiro eh. Kaya lang, hindi na tuloy eh. Yeah. Oo nga, tama. Sayang nga eh. Wala naman siyang Morales, Barrera, sa bantamweight, sa super bantamweight. Marquez. Wala naman siyang Marquez na makakatapat. Kaya itong Marlon, malaking pag-asa, malaking chance talaga itong mangyayari sana. Suportahan na lang natin mga Pilipino. Tama ka dyan, par.
Yan ang hinihiling ko kasi nasanay ako na pag Pilipino lumalaban kahit underdog talaga yung mga tao. Pilipino tayo, suporta. Kahit alam na nandiyan, dito nagulat ako eh. Real talk na daw sila ngayon ng mga Pilipino, real talk. Pero ito ha, ito magpaparinig ako ng konti ha. Ako open po yung Arena Plus ko. Message kayo sa akin. Pag Marlon Tapales, sagot ko kayo. Pero yung mga nanonood dito, kung talagang inuwi kayo, we, maniwala ako na pupusta kayo kay Inoue kung kaya niyo pumusta kay Inoue. Alam niyo kung bakit? Bro, yung 100 mo, panalo 10 piso, ano, pupusta ka? Ah, yung 1,000 mo, panalo 100. Oh, ano, di ba nakakatawa pumusta pa ganun? Hirap eh, kasi dihado talaga. Pero, gusto nila tao, wag po kayo pupusta sa mga Inoue na tao 1:1. Ano yung kalokohan yun? Moro Vlog, ang pusta ko po si, kay Tapales at saka yung mga nagpapasok po dito, Moro Vlog. Basically, ikaw, bigyan kita ng mga 40,000 na inagastos ko. Bigyan kita ng 100. Pupusta mo lang kay Inoue. Ay, kay Tapales. Okay? Real talk, ano lang, supporta lang. Anyway, dihado talaga. Sana lang kapag umatake kasi si Inoue, nakabuka yung dalawang kamay. Sana pag umatras yung Tapales, meron siyang balik agad na isang matindi. Yun yung isang nakikita kong medyo open sa kanya. Kasi kapag bumabat, alam ko napanood naman natin lahat yun sigurado kay Butler. Maganda yung ginawa ni Butler kasi ininis niya si Inoue. Kung gano'n ang mangyayari sa kanya na mawawala siya sa diskarte, sa kanya babanatan. Kasi may stamina nga eh. Sa kanya babanatan. May pag-asang manalo. Pagkakaiba si Tapales may power kaysa kay Butler. Oo, kaya lang yung ikot ni Butler, inis na inis. Kung inis na inis si Inoue, talagang na... Naiiba yung laro niya. Talagang bukong-bunga na siya. Nakababa na yung dalawang kamay niya. Ay, patay ka doon pag gano'n. Yan yung sinabi ko kanina, Alvin, na sana merong setup si Marlon Tapales na paurong, biglang counter. Kasi iniisip ko minsan, iniisip ko na, kumari, mapuruan siya ng konti, iurong siya, atakin siya bigla, bigyan niya na bigla ng magandang counter. Yan yung pinag-uusapan eh. 1-2, dalawang sunod na magkakasunod lang na suntok dun. Kasi nakabuka siya eh. Na yun lang napansin ko sa kanya. Nakabuka yung kamay niya kapag bumabato. Para siyang maliit na turman eh. Maliit na turman, ayos. No, hindi ba yung nakabuka yung kamay niya na kapag bumabato? Eh, pag nasingitan yun ng singit na Malamarquez na may timing nga na talagang... Sapul siya doon, masasapul. Hindi pa kasi siya nakakatingin ng Mexican fighter. Yan ang malupit na Mexican fighter na pwedeng... Wala eh, wala akong ano eh. Fulton, champion siya. Donaire, version medyo... Matanda na yon, wala na. Late na. Pero wala yung na Donaire 1, maganda. Hinahirapan talaga siya sa Donaire 1. Putok pa yung ano niya, or yung mata niya doon. Yeah. Mukhang nakatikim na siya, bro. Ng Mexican. Totoo yan. May black eye siya, bro. Hindi. Mexican nga yung pinagkukuha niya ngayon sa sparring. Kaya black eye siya, bro. Good thing. Narating yun. Ibig sabihin, seryoso siya sa training. Seryoso talaga siya ngayon. Kumuha pa talaga siya ng Mexican. Kaya medyo, hindi naman siya kinakabahan. Kaya lang, medyo aware na siya sa mangyayari ngayon. Kasi bibigyan siya ni Marlon ng magandang laban dyan. Yan nakaka-excite yan eh. Yes, malalaki yung ano niya, yung sparring niya. Malaki na katawan. Setup na daw kasi yan kasi pupunta na siya sa next weight. Yeah, yun naman eh. Two fights after this, sabi nila, or baka isang laban, eh akit siya sa 126 naman. Basahin ko na itong comment ni Jeffrey Francisco at saka yung Ilorde po sa Paranaque po, yung pinaka-main Ilorde Sports Complex po sa Paranaque. Doon po kayo manood ng laban bukas ni Wonderboy. Sabi ni Jeffrey Francisco, isa po itong boksingero ah. Sabi ni Jeffrey Francisco, boxer to ah, FYI, kilala natin na kaibigan natin ba. Sa totoo lang, 101% tapalo ako dito. Manalo matalo, pero sana makapag-setup si Marlon sa mga
development punches niya at yung power punch. Alam naman ng mga boksingero na diado talaga si Marlon. Pero syempre, sila na rin mismo nagsasabi eh. Unahan din yan sa boxing. Ito. Sir Pao, pag sinabi bang ano? Pag sinabi bang development punches, ibig sabihin, mga latter round yun, mga punches na yan, parang ganun. Pa-explain natin kay ano kay Jeffrey kasi iba yung interpretation ko doon. Pwedeng ganoon, parang dahan-dahanin yung power punch. Si Winter, baka may magandang comment niya. Wala. Malapit si Winter. Si Winter, eh. Kikita kami niyan malamang sa ano sa laban po ni Wonderboy. Ano yung tanong mo, Alvin? May tanong ka sa akin. Para sa'yo, Sir Pao, sino mas magaling sa'yo, si Mandalebo, si Fulton? Parehas kasi galing ano yun, injury yun eh. Kaya ako hindi ko masyadong inaano yung kay Fulton kasi hindi cancer kasi yung Shaq Mandalebo. Hindi ko masyadong binibilang yung Fulton kasi talagang pinilit yung laban na yun eh. Kasi aakit na siya dapat talaga eh. Dahil sa pera, siguro syempre. Minsan lang 'to, parang ganun. Nilaban nila ng galing injury. Alam ko doon may injury 'yun eh. Tapos bakit na rin siya ng division? Kasi nga wala na siyang makalaban eh. Yeah. Si Fulton injured. Ang ganda ng point mo, bro. Hindi to napapag-usapan kasi masyado na highlight yung skills at lakas ni Inoue kasi ang ganda na pinakita niya, pero ang katotohanan din is paakyat na sana si Fulton. Nahirapan rin yata yan sa timbang niya. So mayroon na siyang disadvantage doon. Historically wala na nga siyang power, lalo pa siyang nawala ng power dahil kumbaga parang if you would think of it, parang piga na siya doon. Piga na. Matagal na kasi. So that's the difference. Ito yung ano, when you ask me kung sino mas magaling, hindi, kasi iba yung Fulton, undefeated siya doon, mas marami siyang record. Parang technically mas okay sa akin si Fulton, pero Muradyan Akhmadalib, Olympian, matigas yung pareho. Matigas. Hindi, tsaka matigas yung Akhmadalib, matigas. Ayun, oo. So, ito yung ano, ito yung hinuhold doon ko dito kay Marlon Tapales. This is the right weight for Marlon Tapales, and I think sa mga nakalaban recently ni Inoue, so I think si Marlon Tapales yung may puncher's chance dito sa laban na ito. Na kaya masaktan itong si Mas maganda yung experience ni Marlon kasi yung last fight niya, champion. Yung last fight nung isa, yung last fight nung Fulton, ang tagal na. Yes, yun na, yung pa isa. So, yun yung mga ibang bagay na pag talagang tinahitahi mo at pinag-ano mo, pwede nga. Kasi ang hirap sa atin, yung mga Filipino, yung mga fans, nilang Filipino, nakikita natin kung ano yung natin lang, nasa harapan lang natin. Ang ganda ng pinakita, ninakout niya, sobrang galing, sobrang bilis. Pag kinag-connect mo, ano yung level ni Tapales, yung level na nakalaban ni Tapales, level na nakalaban ni Inoue, tapos tinignan mo, ano ba yung nangyari doon sa laban na yun, ano ba yung training ng kalaban niya, gaya na sinabi mo, hindi nyo alam na tagal nang kinakalaban si Fulton, kaya nagpapamagaling. So, tapos may problema pa, may mga issue pa sa Japan daw na sa, alam na, yung mga timbangan, yung sa basta sa gloves, hand drops, yung mga ganun. So sana hindi rin, pero in-expect ko na mangyari yan sa Japan kasi talagang iingatan din nila si Inoue. That's their national treasure ngayon eh. Pero tingin ko ito yung pinaka mahirap na para sa akin, ito pinaka mahirap na kalaban ni Inoue sa karera niya, sa mga naging champion niya. Champ Marlon. Kasi yung pinanggalingan nung kalaban mo eh. Gaya nung pinanggalingan makinalaban niyang champion, pinanggalingan nun. Si Champ Nonito, magaling talaga si Champ Nonito. Kaya lang, sino ba yung huling nakalaban ni Champ Nonito? Diba parang ganun, iisipin mo rin yun. Gaya, sino ba yung nakalaban ng huling kalaban ni Fulton? Ilang taon na bago siya nakalaban ulit.
si ano si si taga Australia, ay Australia ba 'yun? Yun, sino ba 'yung huli na kalaban no? Parang doon mo rin babasihin, eh ito galing to sa panalo eh. Na champion ng inagawan, inagawan niya 'yung champion. So maganda. Saka makunat 'yun. Kunat talaga 'yun. Yung sa ano bro, yung sa before kay Donaire, meron ding magandang si Inoue, yung kay Manny Rodriguez, kung napanood nyo yun. Emmanuel, oh. Undefeated yun bro, ano yun, boxer puncher din yun. Actually, nung nilabanan ni Inoue yun, ang prediction ko doon, knockout si ano, Inoue. Magaling yun si Manny Rodriguez, pero... Umiyak yun eh. Nagulat ako, hindi kasi gusto pa niya lumaban eh. Parang ayaw pa niya mag... Di na makatayo. Tinamahan siya sa bodega eh. Malakas yun si Manny Rodriguez. Malakas talaga yun. Pero mas ang malakas galaw, ang body... Ang body galaw nun, Inoue, ano? Eh, yun lang. Kaya lang, yun. Mas malakas pa yan, no? Oh, malakas second round to, bro. Second round ba na pa to? Tama ba? Third data. Third? Basta Nakita ko dito, second eh. Second 120 eh. Second. Ito, Emmanuel Rodriguez, right? Oo, malakas. Undefeated yun, yeah. Undefeated. After mas malakas si Payano. Mas may style lang si Rodriguez. Oo, after nung, kaya nga nung nanalo siya kay, actually, nung nanalo siya kay Emmanuel Rodriguez, dun na ako nakapagsubaybay kay Inoue. Nung time na yun. Kasi, ay, wala ko. Sabi ko sa sarili ko, ay, talo yan kay Emmanuel Rodriguez. Kasi nakita ko na yung mga last time na mga laban ni Emmanuel Rodriguez. Knockout talaga, yung mga knockout artist din yun eh. Eh yun, biglang ano. Kaya nung prior nung nag-deny rin ah, sabi ko kaka na medyo maganda yung laban kako. Kasi malakas din pala yung Japanese boxer kako. Hindi kasi ang bodega no, ni Rodriguez. Yun na nagsimula talaga yung ano eh, yung pagpataas ng pagtaas nito ni Inoue. Kasi nung una, Inoue din, duda pa rin ako eh. Kasi syempre, inaalagaan. Pero, yun ba yung sa series? Yung laban na yun? Oh, sa series yun, ano? Oo, maganda yun. Nakita ko yun. Sumuka nga ng... lumabas nga yung dugo ni... ano dito eh. After Rodriguez, laban eh. Niya kay, ano, kay Inoue, yung, ano, mas lalong bumagsik si ano, Rodriguez. Mm. Panalo nga dapat siya doon kay ano eh. Para sa akin, ha? Panalo dapat siya doon kay Caballo. Caballo. Oo, para sa akin, ha? Yung time na yun. Ngayon ata WBO IBF ba siya? Sir Paul, IBF, no? IBF, yeah, no? IBF bantam, yeah. IBF 118 yata. No, champion. Kay Gary Russell, oh, panalo din siya. Kaya lang ano. So, yun. Anyway, naisip ko tuloy bigla. Sana hindi mangyari. Ang Japan kasi safe sila sa boxer pag sana pag kunwari matamaan si Marlon. Eh wag ano bigyan siya ng medyo leeway ng konti. Ang bilis mag ano minsan ng Japan eh. Japan na paano man adjust na papailing gabi. Ano ba bilis nila mag oh wala na 'yan. Matik-matik 'yan. Oo kaya yan. Dapat di siya magpakita ng ano yung parang magpa-play possum siya na ah, nasaktan siya dahil baka ihinto kagad diyan. Pagkakataon 'yun. Di kaya yun lalo sa tingnan. Kaya 'yun, Sir Pau. Kaya 'yun kasi champion din si hindi, ang ano ko lang, baka ma-early stoppage. Kasi may dahil yan lagi. Bigla nahilo, tapos biglang ihihinto agad. Hindi naman yun. Ihinto agad. Parang UFC, no? Hinto agad, eh, no? Wala pa eh. Huwag lang talaga siya magpakulong talaga sa rope. Yun lang yun talaga. Patulugin nyo muna, hindi yung tigil agad, no? Tulog muna. Kaya nila yung kay Tyson Fury, putik, nakatulog na. Bumangon pa rin. Dapat ganun. Oo, oh, yeah, patulogin at pagisingin pala, no? Parang oh, Tyson. Champion din naman si Pagalis eh. Yeah, dahil dyan, naisip ko naman tulog 2 hours na pala ay, ako ay, dito. Papasokin muna si Insan sandali. Insan, ikaw ba talaga yan? Patingin muna ng video. Si Idol ko yan si Insan. Mekos. Siya talaga, Okay. Okay, pwede ka ng ano. Ano na? Mekos lang Insan. Ano hindi Insan to eh. O, ano nangyari? Senyor Aguila yan ah. Hello, maayang gabi. Oo. Oh. Late ka na. Megas lang Insan dyan. Siguradong babibitin ka kasi 11:51 na yan. Late ka pumasok. Okay eh. Lang. Ano? Alam ko namang mag-end ka na eh. 11 nga. End ka na, diba? Okay. Ganyan si Insan. Pang overtime yan eh. Nung last time. In overtime ka, boss pa. Okay. Ano kasi, busy ngayon, bay. You know, it's December. You know, marami tayong
ina-attend na mga Christmas party sa mga kliyente natin, you know. So, masarap ng buhay, ah. Hindi naman masarap, you know, it's ano naman, invitation lang, kain lang, you know, tapos sabay upo. Sarap kain. Wow. Ano 'yan? Oh, sarap kain, syempre. May nagtatanong, ano 'yon? Ano 'yung tanong? Go. Ano? Sir Pao, thank you, ah. Out na ako. Ay, salamat, Alvin. Salamat. Mag-share lang ako. Salamat po. Okay, thank you. Minsan nagpapatugtog ako ng background kasi minsan may maingay sa ano, baka may nagpapatugtog ng music. Nila inaanohan ko lang. Oh, last topic tayo. Pero ikaw, gusto kong alamin yung ano mo minsan bago ka mag-last topic pala. Gusto ko makita yung opinion mo. So kanina, hindi ko alam kung naabutan mo, sinabi ko, merong pinaka kinakatakutan itong si Inoue. Nakita mo ba 'yung sinabi ko kung ano 'yon? Sorry, hindi pa eh. Ano? Hindi, ito legit naman ito. Ang pinaka kinakatakutan ni Inoue ay 'yung mga nasa paligid daw niya na feeling na mahina 'yung laban niya sa kay ano, kay Tapales, which is a good thing, no? Para napasaludo ko. Naghahanap kasi ako ng something na galitin ako nito ni Inoue, pero you know, I gotta give him credit. Ang ganda ng mga sagot niya. Sabi niya, pinakatakot daw siya sa mga tao na nag-iisip na mahina si Marlon Tapales. Okay. Galing, no? Ano sabi dyan? Parang dalawang naiisip ko pa, eh. You know, it's somehow... Hindi naman first time narinig natin yan, eh, sa isang boksingero, eh. Lalo na sa pang press conference, eh. Lalo na kapag ina-underestimate nila yung kalaban nila, sinasabi nila yun na, you know what? Eto, ayoko yung mentality ng mga kasamahan ko dito, yung nasa piligid ko, kasi sinasabi nila, I'm just overlooking yung opponent ko na susunod. Hindi nila alam na mahirap to. So, he could mean that, sincerely, kung totoo yan. Number two, parang ilang beses ko nang narinig yan eh. Diba? So, it's too, di ko talaga alam, you know, ano yung psyche sa loob ng na Inoue kung ano yung sinasabi niya. So, it could be somehow that he's saying that for lip service lang, you know, it's a formal thing to say na, you know, we should respect this boxer, you know, just to hype up the fight a little bit na parang, kasi the odds didn't change no matter what, eh, you know, somehow kahit na ngayon, di ba, it's still the same. Ang dami pa rin, ang dami pa rin nag-think na wala talagang kaya si bossing Tapales kang Inoue. So that's a developing story. It's something. It's nice to talk about it, di ba? Napalapit na sa laban. Pero yun yung opinion ko doon. It could be a twofold thing. It could mean that on the same, on, you know, on the other hand naman, it could be something that a lot of boxers say all the time. You know? Yeah. Okay. Yeah, yun. Okay. Binasag ba trip ni Ino, ha? Binigyan ko na nga ng bulaklak si Inoue, eh. Baliktad ka bigla. Minekos lang insan. Minekos mo, ha? Hindi naman kasi... Kala ko kay Inoue ka. Hindi. Hindi naman... Kung peak lang, doon ako sa atin. I'm just saying na... You know, you keep on saying this naman, eh. Dihado tayo. And everybody knows that. Alam mo, Paolo, if you research and if you watch yung mga interviews ng mga kapwa boksingero din, yung mga Pilipino din, hindi nila sasabihin na sigurado. You know? Parang indirectly and subtly saying na we hope we're going to win at suportahan lang natin yung kapwa natin boksingero. But they would never say na mananalo tayo dyan. Yun lang yung na-notice ko, eh. You know, they would never say directly na mananalo talaga. They're saying that they support our you know, our fellow Filipino, but you know, it's going to be hard. Na mahirap, magiging mahirap to, ganyan. So the same mentality din naman sa atin. And it doesn't have to be, kung hindi ka kailangan maging boxing fan for a long time in order to parang, you know, compare and contrast, ika nga, yung dalawang boksingero na ito when it comes to skills tapos opponent, di ba? So yun lang naman. Oo. Okay. Alright. Last question or last topic, guys. Pagbigyan ko kayo, medyo may energy pa ako ng konti, eh. Okay. Sa ako na lang, last topic.
Ano sa tingin nyo tulad ng, I mean, like A-Sports, sila Winter, like, even me, like I'm thinking na to create a new channel. Tapos si Insan niya, bin ring up yung si Boss Pau giving us platform and baka magkaroon siya ng, magkaroon na ng screen time sa TV or something like that. And ano sa tingin nyo with like the keyboard warriors like Selectable and those guys? I mean, that's good. I like it. I like the energy. Bring it. And balik tayo sa tanong ko. What do you think? Saglit na yung tanong ko. Ano sa tingin nyo, how good is this compared noon sa boxing noon na sabi ko nga, manonood ako ng 24/7 to hype up. Ngayon, more interactive. So what do you think it's better, yung noon or yun ngayon? Kasi like this, ito si Keyboard Warriors, gullible keyboard warriors because alam ko na yung mentality niya yun, eh. Gusto niya pa wrestling. That's fantasy, man. Come on, come up here and talk to me as a man. I don't even know. You might be LGBT. I don't know, bro. But the thing is, Indian man susceptible ba eh? That's a boy. Hey. No, there's a boy. So, come on. I mean, bro. That's a grown. That's vote. A grown. You can even vote, man. You're probably like 16, 17 years old, bro. Come on, that's bro. A grown ass man who thinks like a kid. So, hindi na matay na ko. Oh, man. Ayan, nag-edit na siya, pare. Relax naman yan. Ilang inside. Oo, tama na yan. Kala ko ba hindi mo idol si SB? Style ni SB na naman yan, ha? Nangahamon, ha? Hindi, bro. Ginagamit mo na rin yung binagbabawal na teknika. Ang tanong ko, balik tayo sa tanong ko. What do you like the better, yung noon or yun ngayon? Na, ito, medyo interactive. Noon, hindi ako maka-interact, di ba? Video lang. Ay, umaakit yan, Selectable. Bako, wag mo ano yun, pag umakit yan, magaling yan. Magaling yan sa ano, pati sa basketball. Maraming alam yan sa basketball. Pakitin mo, Pao. You know, let him come up here. Yan ako si Insan. Nainit din si Insan. Nag-iipon pa siya. Nag-iipon pa siya sa far camera. Wala siyang camera, bro. Naka-iPhone. Pag umakit si Selectable ngayon, mag-i-extend ako. Grabe naman yun. Mag-i-extend ako. Yeah, yeah. Kasi mga dalawang. Aakit yan, Sir Pao. Aakit kaya? Aakit na yan. Aakit na yan. I'm gonna stay here. Sample naman, Selectable, na meron ka magandang camera. Sa Selectable, na habang sasagutin kita, bro, tinatanong mo po ba yan, bro? Kung wala yung ganitong sitwasyon, wala ako ngayon. Wala ako ngayon, bro. This alam mo bago ako naging vlogger, I was a blogger, writer. I wasn't really that good. Yung kanina lang medyo dramatic na konti yung ginawa ko. Pero I wasn't good because of the advent of social media and the interaction. Nakilala tayo. So mas maganda yung ngayon at nakakausap ko mismo, nababasa natin kung ano opinion ng tao. Nalalaman ko na salita ko ng salita ng ganito, yung pala ayaw na nasa tao sa akin, hindi ko alam. Hintayin ko pa yung Nielsen review, yung mga TV-TV na na feedback. Ngayon, automatic, alam mo na kagad. Tama. Muna na kagad, oh. Kaya si Rohan, nagmura ka. Yan ang matter of seconds lang, alam mo na. Alam mo na kung ayaw sa'yo o ano. Rohan, bawal yan. Alam mo na rin kung aakit ba si Selectable. And last time I was on live, someone made a video of me looking like dude. Come on, bro. It's okay, bro. It's okay, man. If you can give it, you should be able to parang, take it. Parang may come galit on, din man. Si Insan, ah. May galit ka rin ba, Insan? Ginawa mo, tinawag mo boy, eh. Pinapakanta ka, bro. Is, Gary V ka daw. Shout for joy daw. I don't know if that's a diss that I'm Gary V. You know, I think that's a compliment. That is a compliment. If he sees himself better than Gary V, you know, if you diss somebody and you use somebody else's reference, that means that you're better than that person. Are you better than that guy? You're talented, di ba? Kung sino man yan si dami nang asa Red Ranger daw. Sino Red Ranger? Ay, ako, okay. Baka ako yung puro red ako. He's corny. Like, naka-red din ako eh. He's corny. He's corny as hell, dude. That's true. Bata pa, no? Bata mag-isip, no? Para bata. Di ba, 90s, no? Na-stuck sa 90s, bro? Yeah, I'm just... sinasakyan ko lang yung humor niya eh. No, and it complimented him like, yeah, he's a good guy and everything. He doesn't stop, you know. It's okay. It's alam mo, mga sir, yun yung nagpapapasarap sa usapan eh pag may mga ganyan. Oo, totoo naman yan. Yes. Pampaano yan. Kaya maganda pa. Maganda nga, makit yan.
Para maganda yung usapan. Akyat na yan. Kaso nagsiselos ako sa inyo dalawa, insan tsaka jealous eh. Dapat siya ang hater ko, kayo naging hater. Channel nyo ba to? Channel ko parang, ba? Selectable hit, akin ka lang. Pao, sa experience mo, Pao, ano yung parang, kung kaya mong sagutin na, ano yung parang nakaka-annoy yung hater na nagko-comment na walang mukha o kaya yung hater na may sariling channel na ginagawan ka ng videos? Ano yung somehow may kurot or ano ba? I don't know how to phrase it. Mas walang kurot yung hindi mo kilala eh. Ah, okay. Mas may kurot yung kilala mo. Totoo yan, totoo yan. Regardless may kung eh, may video hindi, pag may kumari, kaibigan mo dati, kakilala mo talaga, na alam mo na ginagawa lang nila yan, gusto ka nilang ano, lalo na pagkilala ka naman talaga nila, yun totoo. Tapos iba yung ano, kakilala yun ang mas may kurot, if that's what you're asking. Pag walang mukha, parang walang, lamok lang yan. Parang langaw lang, no? Parang langaw lang, no? Parang sisilek mo, langaw lang yan. Mga ninja yan, mga ninja. Yung may malakas ang loob na nagpapakita ng mukha, aakad dito, tapos kakilala mo, sabay, ikaw sir, ano ka, ganito ka, yun, medyo may kurot yun. Pero kailangan matutunan mo na lang tagapin kasi it's all part of the game. Totoo. Yes. It will make us grow. Both sides will make us grow. I don't know about Selectable kung... Hindi, may mukha yan. Alam ko na yung mukha niyan eh. Na, ah, nakita niya. Hanap, gusto mo makita? Nakalimutan ko yung live na umakyat dyan eh. Pakita niya. May live na umakyat dyan si Selectable. Inano nga daw siya. Ginawan daw siya ng meme or something. Nakita ko yan, Sir Pao. Nanood ako na nung umakyat mo. Nakita ko na rin yan, guy. Imagine, you know... Patroma na nga daw, bro. Binash na ng binash. Tinitrigger talaga. Joe. Imagine a skinny, corny hippie. Pero pag ganyan niya, nakakatuwa kausap relax yan. Relax lang, bro. Relax lang. Okay lang. Relax lang, guys. Alay lang, Selectable. FYI, welcome dito si Selectable kahit ano sa... Oo, oh, kasama ko. Ano lang yan? Usapang kaibigan lang ba? Usapang kaibigan. Asaran lang ito. Asaran. Tamang asaran lang. Akit ka nga Selectable? Akitin mo sa Selectable. Wala. Teka. Pagbigyan nga natin ito isa. Last na to. Ikaw na huling akit ha. Totoy ba to? Kasama pa yata sa gulo eh. Kapot. Umakit na naulog. Totoy ba to? Okay, sige. Totoy ba to? Hindi. Sir. Yes, sir. Sir Pao, magandang gabi. Patapos na sana ako. Ano bang, sisingit ka pa, nag-aaway na lang itong mga kasama natin. Ano bang gusto mo sabihin, sir? Wala, sir. Suporta lang kay Tapale, sir. Yan. Kumbaga, sir, pinanood ko kasi yung ano, laruan ni Tapales. Nakita ko na kahit bumabagsak siya, sir. Bumabangon pa rin siya, bagas nananalo pa rin siya. Yan ang Pinoy. Hindi lalo ngayon na pinaghandaan niya at nag-training siya ng puspusan. Mas matibay na ngayon yung katawan niya. Kumbaga, mas kaya niya nang saluin yung suntok ni Naoya Inoue. Kumbaga, kasi, kung dati hindi siya masyadong prepared eh, kasi wala pa siyang strength and conditioning yata dati. Tapos ngayon, talagang kompleto na siya. Kaya, sa tingin ko, mas matibay na yung katawan niya ngayon. Tsaka, sa sinasabi ni Silver Boys, nakita niya yung training ni Tapales, iba na yung level ni Tapales. Kaya tiwala ako, ma-upset ni Tapales. Yun. Ikaw ba ay naniniwala sa kasabihan, totoy ba to, sa sinabi ni Rohan Cruz, basta nakasombrero, mga siraulo. Sulat sa kasabihan. Buti na lang dito na yung sombrero. Buti na lang dito na yung sombrero. Nakita ko nga yung boss pa. Kasama yung boss doon. Sorry bro, may hugot yun ha, may hugot. Buta boxero ka ba? Ano? Totoy ba to? Bigyan natin ng ano yan. Bigyan ng jacket yan. Babae yata yan, Sir Pao. Tama na to. Kung saan na napupunta eh. Bigyan ng jacket yan, malas. Ah, lagi. Lagi pa naman ako nakasombrero. Si Raulo talaga to si Pao sa dun. Ayoko na ka. Hindi, tapusin na natin to guys. Wala nang napupuntahan eh. Nagkakalungan na tayo. Magandang title yan, Pao. Ano? Ilagay mo yan. Title mo sa ano video. Basta nakasombrero si Raul. Boss Pao, magsusombrero ka pag nakalbo ka na. Patay ka. Sir Pao, mayroon pala akong tanong doon sa post mo sa page mo. May nilagay ka kasi doon yung candidate ba yun sa ano?
yung fighter, ano ba? Fighter. Fighter of the Year. Oh. Ring Magazine. Mm-hmm. Oh. Ano yung tanong mo? Bakit nandun si Henny? Ay, hindi naman ako nag-decide kung sinong nominated dyan. Ring Magazine yan eh. Magazine mismo ng Ring Magazine ang namili eh. Eh, talaga yung naman. Tapos may tanong ako. Bukas na ba yung kay Bam Rodriguez sa yung kay Sunny Edwards? Bukas na, oo. Kaya matulog na tayo. Saan ba yun sa England? So, madaling araw yun. England hindi yata, America. Hindi yata England. Nalagay ko na sa tracker ko eh. Eh sports, answer ko lang yung ano, yung Ring Magazine kasi American 'yan. So they have Arizona, to si Haney, American din 'yan. So they have to put ano, 'di ba? Balance. Actually, medyo biased sila kasi American sila eh. So pero parang mas mataas pa yung nakuha ni Haney kay ni Tank eh. Based on performance, dapat nandoon si Tank. Hindi natin eh. Sila po, iba yung perspective nila eh. Kaya mas mahirap maging sa mga Pinoy. Sa bagay sa mga ganyan eh. May politika talaga yung ba ganyan. Oo, siyempre. Tinitingnan ko, owner pala si De La Hoya. De La Hoya. Oo, De La Hoya. Kaya tayo gagawa na sarili nating ano, fighter of the year. Binili ni De La Hoya. Oh, Pilipino mananalo sigurado. Bias tayo sa Pinas. Hindi, ganun talaga yon. Unfortunately, mga Amerika ang mga writer na mga sikat eh. Sila yung nandoon eh. Sila yung nagsugagawa ng mga libro ng mga history. So, talagang at mas ano sila doon eh. Mas open sila doon eh sa mga fighter nila eh. Kaya ganun na nangyayari. Yun lang. Okay. Tapusan na natin ito. 12:08 na. Nag-overtime na ako. Salamat sa inyo. Text sa akin si ano, bro, boss. Papasok na daw si Selectable. Na joke lang. Ah, tulog na kayo. Ito na yata. Papasokin ko muna. Ito na yata eh. Ah. Oh, yan na. Keyboard Warrior. Papasok na po yung Keyboard Warrior. Woo! Yan. Let's go. I see. Close. Go. Nako po. So, this is the motherfucker that's been dissing us. Ito yung itsura. I'm the motherfucker that's dissing you. I'm not dissing you, dude. I'm calling you Gary V because you sound like Gary V. That sounds like a diss. It sounds like a diss. Gary V, if you tell me I sound like Martin Rivera, dude, I'll take it as a compliment, man. You guys are making too much. Dude, pino problema. Sir Pao, ulo na po tayo, bye. If I say something, you guys are hanging into it. Like, what the fuck, man? You guys are on YouTube, man. You know, you can come up. I'm up right now. I'm talking to you. Tell us what you think about boxing. You sound like Gary Vee. You are the one who fucking put yourself in a fucking corner. I sound like Gary Vee. Like, you're supposed to. Away to, mag-ano lang tayo. Everyone arm wrestling, bro. In the comment section, dude. Arm wrestling na lang, Insan and, ano, Selectable. You guys are too sensitive, man. Arm wrestling lang, ha. Teka. Kala ko si Joe ang kalaban mo. Let people diss you, man. You know? Hindi yung may konting sabihin, oh my God, dude. Ano yung Keyboard Warrior? What the heck? You don't even know me, man. I got nothing but love for you, man. It's all about business. Show business. You don't know me, man. Yeah, you don't know the you don't know me. I called you Gary V. That's Joe, not Joe, you. Wait lang. Ikaw naman, kala ko ba alalabang ka? Huwag ka muna makipagbati. Mainit pa na, babati. Oh, you were a Keyboard Warrior daw eh. How am I a Keyboard Warrior? Just fuck. Did I say something wrong? I don't know. I didn't call you a Keyboard Warrior. Somebody did. Who called me a Keyboard Warrior? I did. Oh, he did. Oh yeah. Because I've been calling you out to come and I'm here right now. Just now. How many episodes before you come? Why do I have to listen to you? Who are you, man? I'm the same way with you then. I don't have to listen to you whenever my MAGA hat. Yeah, well, that's why I'm staying in there in the comment section, man. Dude, pag nasa YouTube ka, man, dapat ready kang putang ina lahat. I am ready. That's why I make you come here. And you came. And I thank you for that. No, you don't have to thank me, bro. You know, you don't have to thank me. I'm just saying, bro. Like, wearing that hat, you're open for an attack sa public, bro. You know what I mean? I don't care. Well, you don't care. I went to Afghanistan. I dodged the bullets in Afghanistan, Kuwait, and almost Iraq. So I don't care. I'm ready to die for this country. You want me to go up here, right?
Yeah, that's why I'm saying my piece to you, that I don't care if you say whatever you want to say, and I don't care if I go out there and wearing this hat. You're ignorant right now because you're wearing that hat, you know? You know how? What that hat represents? Alam mo naman, di ba? I did my due diligence of research. No, bro, let me go ask you. Why are you wearing that hat? No, I'm just asking. Why are you wearing that hat? It's too obvious, bro. I know. And we'll tell everyone. Well, everyone knows why you're wearing that hat. Hindi lahat ng tao alam kung bakit. Is that a trick question, bro? Is that like a wrestling question, bro? Like, public, who's have, the especially on who's YouTube, the Undertaker? Bro, explain to everyone, lalo na mga Pilipino, hindi nila alam ano ibig sabihin ng hat na yan. Bro, it's a 21st century, man. Tell everyone ba't galit ako sa hat. Or but a lot of people, not me. Lahat ng ibang tao, ba't galit? I don't know what you've been hearing from CNN, MSNBC. I'm not hearing anything. I don't listen. Dude, you don't know me. I don't listen to mainstream. Why are you saying I'm ignorant and stupid then? Why? People that wears that hat is either ignorant, gullible. Kasi, but can it, I mean, why would you support someone na alam mo nang, bro? So you're calling him... So yeah, that's what I'm saying. See, you're calling your name. No, that's Trump, a demonym, bro. You know what a demonym is? That's a personal attack, bro. Yeah. Not you. I got nothing but love everyone, for you. But... Like all of in general, bro. Exactly. In general, man. In general, what do you mean in general? Like the thing is, alam mo ibig sabihin yan ng hat na yan. Why would you wear it? Either gusto mo mag-trigger ng ibang tao na may magsalita sa iyo or proud ka talaga na Like for you, for example, what are you wearing right now? Golden State Warriors, right? Draymond Green. Do you think if I wear this in Oakland, may magagalit sa akin, bro? Let's go in Oakland. I'm gonna wear this hat. You wear that hat. That's beside my point, bro. No, I'm gonna rock exactly, what I wanna rock. Exactly. You wanna rock what you wanna rock, and that's you know. That's what I'm saying. I'm asking you, but busot yan. Now, I want to rock it. So let's just keep it that simple. I want to rock it, and for you, you want to rock that. So, and you're gonna call me stupid, whatever. I don't care. I didn't call you stupid, bro. You did. You did. In general, come on. Okay, you didn't call me indirectly. You what? Insituated or what? But the thing is, you. Come on, bro. Okay. Just be real that you don't like me. And I'll give you more respect because dude. I'm wearing this hat. Oh, because okay. You paano, judge paano me right away because like I'm you. Wearing this hat. Let's stop there, bro. Paano mo nasabi I didn't like you? I don't even know you. Bro, you just said, you insinuated that I'm stupid. You insinuated that I don't know what I'm saying, why I'm wearing this. Bro. You don't even know what I've been through too. See, I'm going to turn it around to you, right? So, ba't ka nagagalit pag may nagko-comment sa'yo tungkol sa... Hindi ako galit. I don't know why you said I'm galit. You think I'm galit? That's nothing, bro. Calling someone a keyboard warrior, dude. Bro. Parang na-triggered ka na eh. Dapat kung suot mo yan, bro. I'm just giving you the energy that you gave me. Hindi ako galit. I got 8 hours of sleep or maybe more. And I don't like selectable. Ano kinalaman nun, bro? Selectable. I cannot. I'm losing sleep. Sabi mo galit ako eh. I'm not galit. I don't care what you say. I don't care what you think about me. And I was gonna rock what I rock. You rock what you rock. And that's end of the discussion, right? So, but you keep saying okay. That people who's wearing this are stupid. What else? What did you say? Gullible ignorant or whatever. Uh-huh. So, but you don't know me. Yeah, if I'm I wear saying this, you. I'm just saying yung ibang tao. Baka ikaw, hindi. Okay, then if you're bro, not, then explain you, bakit sa man. Bro, you want me to, well, okay. To show you what you post? Huh? Pag ang keyboard warrior, hindi na talaga alam yung mga sinasabi, bro. Ano, ito. Balikan ko. Ano sabi? Sinasabi ko, alam wearing ko, a MAGA hat is an equivalent. What happens to people who talk a lot without getting smacked in real life? Yeah, in I don't mind. I don't mind. I don't mind. Yeah, in real life. Getting smacked. I don't mind. This motherfucker. This is what happens to people who talks a lot without getting smacked in real life. Who thinks they can get away with shit all the time. Yeah. Like, well, what do you mean in real life, bro? You know what I mean, bro? Like, if you I say, take off the hat in front of me, I'll say that's in your face, bro. Take off the hat.
I don't think it you would. You don't think I would say that? You don't think I would say that? No. Come on, man. But you know what? You know what? You know what? You don't know me, bro. You know what, Selectable? I'll do it. I'll do it. I'll take off the hat. I don't give a fuck what you say, too. You know what? If we see face to face, bro. I'll take off the hat. Dude, you guys are in you're in YouTube, bro. Why are you guys so sensitive, man? I'm not. You're being sensitive. You guys gonna come up in YouTube? I can say what the fuck I want to say, bro. Okay, okay. If I called you Gary, okay. Let's have a vote. Let's have a vote. From Paul Salud, Ace Sports, and Justin. Sino all this shit because of a comment. You're lucky I can call you fucking Justin Bieber, bro. Justin Bieber. All this shit. Why did Justin Bieber come up? No, dude. I'm just saying. Fucking Gary V is fucking heated up right now. I just called him Gary V. No, Gary V is just there to, you know. See, why would you call him Gary V? He's gonna get mad. Don't call him Gary V, bro. Insan is just pointing out the obvious, bro. Yeah. There's something. Oh, man, I don't even wanna say. It's just all them dams, bro. Tell me, who did you vote it? Joe Biden, huh? I didn't vote. I voted okay. For Kanye West. Kanye West? He's not even in the ballot, this bro. This motherfucker's corny, too. I know, man. He's not even in the ballot, bro. Biden sucks, and like, I'm not. That's what I'm saying. That's what I'm trying to say, bro. I voted for Biden. Oh, it's so fucking corny about that. No, see, I'm not even going to say it's corny, but, you know. I mean, see, Insan, he's got a different Kanye mindset. West? Yeah, Kanye West was... Yeah, he was in the ballot. How's voting for Kanye West corny, bro? Your answer is fucking corny. The what? Your answer is fucking corny. The way you talk is corny. You're the way I talk because I explain what I feel. You're a cornball. You're a fucking cornball. I'm a cornball because I explain how I feel. And I would smack you in real life. I would fuck you. Anybody can fuck you up in real life. I want to try. You're soft as fuck. You're a soft motherfucker. Dude, I would look at and I would smack you. Just because you're wearing a this fucking Raiders hat, you suck, dude. You suck ass. Dude, you sound like Gary you B. You suck ass. You suck dude, ass. Dude, you sound like Gary you B. You suck ass. You're you don't so have sensitive. An opinion. You don't have a hobby. Basta, binayaran mo ba itong mga to? Sobrang naman. Cool because you're in the States. Mag- umartin ito, this motherfucker's cool because he's in the States. This motherfucker's cool because magaling, magaling. He called himself selectable, which is the corniest fucking shit you could ever hear. Selectable. Give him a fucking how about calling yourself Insan? Are you everyone's cousin? But what's your shoe, Selectable? Where's your you're shoes? You're corny like, as fuck, bro. It's just right there. I don't flex my shoes. Where's your pinapalabas ko lang ng steam to mga to. Hindi pa tapos. Haba, haba. Medyo matagal to, boss. Medyo matagal. This motherfucker is guys. EPI is going to say anything he wants because it's away from the people that's in the panel, you know? How close are you with Joe? How close are you with Joe? Where do you live? Gary V. I could go to the Philippines dude, tomorrow if I want to. Dude, I fuck you up. Come here. Are you in San Francisco? You probably what? You probably what? Like 5'4"? Fuck you. I'm 5'9". 5'9"? 5'9"? Oh, boy. I don't care if you're 7 flat, you stupid fuck. I would smack you. I would smack you in a record than you do. Hey, fuck you, motherfucker. Fuck you. When Binyama versus Nathan shit. You fucking Christian, Jeremy. Selectable thinks that he's cool because he's called himself Selectable and he lives in the States. You know? This motherfucker talks so much. This motherfucker talks too much because he's in the comment section and he lives in the States. He thinks he's better than most people. That's true. Okay. That's true. Sorry. What would you say? Absolutely true. Sorry, Selectable. I'm not even mad. You know, I'm just stating out the okay. Let me see what you have, bro. Oh, look at this motherfucker. Sneakers. This is the corniest, stupid fuck you've ever seen in YouTube. Look at my sneakers, man. Look at me. I'm selectable. Fuck you, motherfucker. Insan, relax. I'm the same way, bro. Insan, relax. I'm the same way, bro. In real life, if I see you. Relax. In real life, if I see you. Gary, you fucking corny ass ball. You fucking corny ball. Why don't you talk you to your homie? Okay, relax now. This motherfucker for sure, bro. Okay. You're not scaring anybody, man. You're not scaring anybody. You're not intimidating anybody just because you're in this case. You stupid fuck. Okay, relax. Grabe si Insan, ha? Relax na, tama na. Gary, you're so easy, bro. I got to escape, man. Gary, you can sing and dance and shit. Go take your fucking loser Raiders hat somewhere.
or else shove it up your you ass. You're the fucking loser. You're the fucking loser. You are, bro. You're fucking YouTube. You're kissing your sore ass motherfucker. Bro. Look at you. Look okay, at okay, you. Okay, okay, okay. Look at you. Who lives in this place? Oh, mas malupit ka pala kung hindi mawala si Mero. Tama na, tama na. You stupid fuck. You're an Asian motherfucker. Wala na ako. You're an Asian motherfucker. I love you, pal. Pretend to be fucking black. I'm here every day, pal. Nandito ko si HB, sir, pal. Fuck you. Fuck you. Tomorrow I'm gonna be here again. That's enough, that's enough, that's enough. Man, ano okay. Nangyari, Boss Pao? Boss Pao? That's enough. Just let you guys lose your steam. Ibang klase na. Level up na yung mga nangaaway sa atin. English speaking. Dati, English speaking. Nawala din ako, Boss Pao? Tama na muna. Isa na ako mag... Ano? Ano nga? Kala ko ikaw ang kaaway. Nagulat nga din ako eh. Nagulat din ako. Relax na muna. Next time na lang ulit selectable. Tama na medyo sumobra. Napagbigyan ko na. Nagulat mo. Ano ba si ano? Si Insan? Hindi, tinanggal ko sila na, pareho. Tinanggal mo? Pareho. Tinanggal ko na. Basbasa. Kala ko, ako lang eh. Natawa pa ako sa inyo, Basbasa. Sabi mo, John Lewis, makikipagbati ka kaagad. Kasi alam ko, magtatagal pa yung mga yan. Kaya nakikipagbati na ako. Pero hindi ko in-expect na si Insan, grabe. Insan eh. Ngayon yun lang nakita yung gano'n na Insan. Talagang, ngayon yun lang nakita yun. Did that holds bar? Wala, talagang... Uminit si Insan eh. Motivational speaker talaga kayo, Boss Pao. Na-trigger din. Nakatriggeran yung dalawa eh. Buti ikaw relax ka lang kahit papano. Ako, ikaw kasi ako. Yung hat mo, panimula ng lahat, pinainit mo sa selectable eh. Hindi, matagal na si selectable. Kumukulong ano na yun, matagal na yun. Parang takure na gusto, di ba? Sa comment section. So, ayun, napawal lang rin siya oh. Yan ang problema kasi, pag gano'y, pag lahat open eh, we're open to, sorry po, so, nagpapasensya na po muna ako sa mga nanood at saka nakikipasensya na po. Thank you, pasensya na po. Pero si Selectable, pero sana Selectable, open sila dalawa. Nandito pa si Marty at saka Selectable sa comment section. I just wanna tell you guys, guys, thank you for the entertainment, pero ano na yan ha? Foul na. Hindi, at saka ano na, Next overtime, round ulit, overtime. Walang ano ha. Sana pag magkita, huwag kayo talaga magsuntukan, Diyos ko naman. Arm wrestling nga lang sabi ko, arm wrestling. Dahil lang sa sombrero, nagkaganito na lang tayo lahat. Pero si Selectable, agad natin batlog from him. Pagpasensya na kayong dalawa. Ako na pumigil. Kapitbahay ko yung si Selectable, man. Nothing but love for you, bro. Kapitbahay ko. But I mean, I agree to disagree with you, man, about this ha. But you know, nothing personal. So. Okay. Sige. Hirap kasi political views na yan. Hindi na ako nag-aano sa mga political views niya. Anyway, tigilan natin to. Next time na lang uli. The best show. English na yung murahan dito. Wala pa si Silver Boys niya, boss. Pag nandyan si SV, mas lalo, di na magkarinigan. Hindi na natin kailangan. Matindi si SB. Nagrarap mga, yung kahit... Import na tayo ngayon. Mga import na yung mga ano natin. Import. Mga import. Diyos ko po. Anyway. Relax na. Sana nakapag ang aga-aga dyan sa inyo. Ang init-init ng ulo nyo. Sir Pao, kayo naman nung ano, landlord nyo. Hayaan mo siya. Landlord mo. Hindi kasi... Ayoko siya. Hindi ko nagtatopic ng iba kasi ang pinatopic ko lang dito, yung matatapang talaga. Dito, ipopromote ko yung mga matatapang gaya ni na Selectable, Marty, yung nagpapakita ng mukha. Yung mga dun lang sa lugar nila, bahala na sila dun. Dun na sila, magsinungaling sila sa sarili nila. Yan, bukas, malalaman natin kung ban si Pao Salud. Okay, sa Monday kung ban si Pao Salud. Kasi may nakakalat na ban daw ako sa Wonderboy. Tingnan natin. Nire-review ba yun ng Arena Plus yung Boss Pao? Nire-review ng Arena Plus yung ano? Ito? Hindi sa naman. Dulo na to, hindi ko lang alam. Baka magalit na si Arena Plus sa atin eh. Pero okay na yan. Boxing okay. Naman. sila na gusto mag-boxing, no? Nakakontrata naman ako, okay lang. Tsaka, huwag po kayo mag-alala kung marami akong pinamimigay na pera kasi yung binibigay sa akin ni Arena Plus na pera, pinapastro ko lang. So, hindi ko talaga ginagastos yan. So, kahit 40 mil na yan, kahit 100,000 yan, inaabot naman sa akin, binabalik ko lang din. Yun. Ang problema, wala akong kita dito sigurado. Kasi pag nirib nito ni YouTube,
Dahil sa murahan na nangyari. Tingnan natin. Baka sabihin English nila. English pa yung murahan, no? Kaya English pa, mas madaling makulit. Oh, ma- ano. So, dapat yun itong selective at saka si Marty ang may utang sa akin. Pero okay na, thank you for the entertainment. English eh. Pag Tagalog, mahirap eh. Anyway, paalam na tayo guys. Pasensya na po, pasensya na po. At sa mga natuwa, share. Habang buhay pa tong channel na to at saka tong video na to. Wala naman yung speaking na personal information kasi last time, nung nag-aaway si, ano, si SB at saka si VD Kings, meron kasing personal na information na nilabas si SB. Ginamitan niya ng ano. So, medyo, yun, medyo off. Pero ito, pagbibigyan natin. Walang magsasend sa akin ng message na pa-take down yung video, ah. May mag-message sa akin na ano eh, na minsan may nag-message. Sir, medyo ko, ano ako doon sa video na yun, pwedeng patanggal. Huwag nyo nasa... Pag umakyat kayo dito, at your own risk, ha? Okay. Okay na, sige na. Bye-bye, bye guys. Sige, sige, bye-bye, bye-bye. Thank you, Boss Pao. Thank you, guys, sport. It was... Joe Luis. Sir Pao. Thank you, thank you, thank you. It was good entertainment. Yes. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Bye, guys. We continued. Okay, bye, 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 bye. Okay, pasalamat na rin ako sa inyo lahat. Thank you very much po sa lahat po ng nanonood. Please, share, like, comment na lang. At pasensya na po, pasensya na. But sometimes we need things like this. And kay Selectable at saka kay Marty, I hope you still be a follower of Powcast. Ingat po kayong dalawa. Isa't isa. Salute, 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 salute. Kiyos. Init ang ulo. Bye, 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 bye.